Ikinagagala ko po ulit na makita kayo dito sa ating last session ng ating Bible seminar. Kung gaano po kahalaga yung naging session natin kahapon, higit po na mahalaga yung session po ngayon. Baliwala po yung Monday, Tuesday, Wednesday at yung kahapon kung hindi po maunawaan nyo ngayon. Okay? So lahat po ng pinag-aralan natin simula nung Lunes, ito po ay para dito sa session na ito. Mahirap na maunawaan natin ito, bagamat marinig natin ito, kung hindi naman po natin naunawaan ng malinaw yung ibang session, so sa ngayon, mahihirapan din po kayong maunawaan. Kaya nakikiusap po ako na sana mag-focus po tayo ng malinaw, ng mabuti. Kasi baka ito po yung maging turning point ng buhay ninyo. Alam niyo po yung turning point? Dito sa pagkatapos po ng oras na ito, ito yung makapagbigay ng sobrang o napakalaking pagbabago sa buhay niyo. O kaya, pagkatapos nito, parang bago akong tao. Maunawaan niyo po. Ito yung mangyayari sa inyo once na maunawaan niyo po ito ng malinaw at maayos. Maunawaan po? Okay? So, hinihingi ko po na tayo po ay mag-focus ng mabuti upang magawa po natin ito. Okay? Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Dakila, banal at mahabagin naming Diyos sa masalangit, na lumikha ng langit at lupa, at nagbigay sa amin ng buhay. Ama, kami po ay nagpapasalamat para po sa pagkakataon na iyong ipinagkaloob sa amin na mapakinggan po ang iyong mga salita. Ama, nakilala po namin at naunawaan po namin kung sino po kami sa inyong harapan kahapon. Ngayong oras na ito, Ama, ay pag-aaralan po muli namin ang iyong mga salita, ang iyong ebanghelyo, ang iyong mabuting balita, ang iyong magandang balita. Pakiusap po, Ama, bigyan niyo po kami ng kapakumbabaan, karunungan, pagkaunawa, kalakasan, nang sa gayoy matapos po ang session na ito, na magkaroon po ng bagong mga naligtas at tunay na mga naligtas para po sa inyong kaluwalhatian. Nalalaman po namin, Ama, na yung layunin po ng aming buhay ay yung magtamo ng tunay na kaligtasan. Kaya pakiusap po, Ama, sa oras na ito, samahan kami ng Espiritu Santo, kumilos po nawa kayo sa puso ng mga naikinig. Muli, Ama, lahat ng mga bagay na ito ay hindi namin magagawa kung wala po ang iyong tulong at paggabay po para sa amin. Kaya, Ama, sa oras na ito, sa pasimula hanggang sa wakas, sa inyo lamang kami nagsusumamo, nagtitiwala at naniniwala. Idinadalangin po namin ang lahat ng ito sa dakila at banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay po, balikan po natin yung ating pinakalayunin kung bakit natin ginaganap itong Bible seminar na ito. Sa ating pangunahing verse po, araw-araw, sa John chapter 17 verse 3, basahin po natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila ni isang Diyos na tunay at si Hesukristo na iyong sinugo. Simula po nung Lunes hanggang nung Miyerkules, patuloy po nating kinikilala yung nag-iisang Diyos na tunay. Paulit-ulit ko po ito binabanggit sa inyo at paulit-ulit ko pong itong sinasabi sa inyo. Bakit? Yun lamang po yung natatanging paraan upang magtamo tayo ng pagkakataon na makilala naman si Hesukristo na kanyang sinugo. Kahapon, kinilala naman natin yung ating sarili. Tama po ba? Nakilala natin yung nag-iisang Diyos na tunay. Siya yung Diyos na bagamat siya ay Diyos ng pag-ibig, siya rin naman po yung Diyos na hukom. Ano po ibig sabihin nito? Siya po yung Diyos na ayaw sa kasalanan, nagalit sa kasalanan. Sa tuwing meron po siyang nakikitang kasalanan, tiyak na yun po ay merong katambal na kaparusahan. Dito, kahapon, nakilala po natin yung ating sarili. Kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Kung saan tayo mapupunta pag namatay tayo kung sakali. Diba? Dito, hindi mangyayari yon na makilala natin yung ating sarili kung hindi muna natin nakilala yung Diyos. Ngunit pagkatapos naman na makilala natin yung ating sarili, sabi naman dito, sino naman po yung dapat nating makilala? Si Hesukristo na kanyang sinugo. Ito po yung pagkakataon na ibinigay po sa atin ng Diyos. Nakuha nyo? Diba? Dito natin makikita bakit sinabing ang Diyos ay pag-ibig. Siya ay hukom. Naunawaan na natin yon. Tapos na yon. Diba? Nakilala natin yung ating sarili. Nakakaawa ba yung sarili natin o hindi? Nakakaawa. Diba? Kaawa-awa. Diba? Tayo po ay nakalugmok doon sa kasalanan at nararapat lamang na mapunta sa apoy ng impyerno. Dito, nung naunawaan nyo po yon, ninais nyo po bang makilala kung sino si Hesukristo? Ninais ninyo? So dito,
tingnan natin yung pagnanais ninyo. Naunawaan niyo po. Sana, sa session na ito, malinaw niyo pong maunawaan o makilala sino si Jesucristo. Okay? Kahapon, nagkaroon tayo ng spiritual check-up. Ano yung bunga ng spiritual check-up natin? Ikaw ay nagmula kay Adan. Tama, mali? Tama. Okay? Ang lahat na nagmula kay Adan ay patay ang spirito. Tama, mali? Tama. Okay. Kaya ipinanganak kang makasalanan na. Tama? Tama. Okay. Ang mga makasalanan ay marumi ang puso. Tama, mali? Tama. Tama. Kaya ka nakakagawa ng kasalanan dahil makasalanan ka. Tama po ba? Okay. Wala kang kayang gawing anumang kabutihan. Tama, mali? Tama, mali? Tama. Tama. Okay. Kung mayroon kang ako magagawang kabutihan, hindi ito tatanggapin ng Diyos. Tama, mali? Tama. Okay. Ang makasalanan itatanggap ng kaparusahan mula sa Diyos. Tama ba? Parang ayaw sa mga ayaw ng iba. Tama po ba o mali? Tama. Tama. Ngayon, ano yung hatol sa atin? Ano yung resulta ng check-up? Sabi rito, ang kaparusahan na iyon ay mapunta sa walang hanggang apoy ng impyerno. Tama, mali? Ito yung kalagayan ninyo ngayon. So dito, yung susunod na talata, ito yung pinaka-problema natin. Sabi dito, Apokalipsis chapter 21 verse 27, hindi makakapasok doon sa andaw sa langit ang anumang bagay na marumi o ang sino mang gumagawa ng karumal-dumal o ng kasinungalingan. Ibig sabihin, kahit na anong uri ng dumi na meron ka, kahit isa lang yung kasalanan mo, sabi doon, hindi ka makakapasok sa langit. Sa madaling salita, kapag wala ka kahit isang kasalanan, makakapasok ka na sa langit? Tama, mali? Hindi kayo sigurado? Okay, uulitin ko, no? Ang problema, kaya hindi tayo makapasok sa langit kasi meron tayong kasalanan. Sabi dito, sa talatang ito, anuman, ibig sabihin, kahit isa yan. Okay? Ibig sabihin, kahit isa lang yung kasalanan natin, hindi tayo makakapasok sa langit. So, ibig sabihin po ba, kapag nawala yung kasalanan natin, kapag naging zero yon, pwede na po bang makapasok sa langit? Pwede hindi? Pwede na. Ibig sabihin, ito yung pinaka-problema nating mga tao. Meron kasi tayong kasalanan. Ang problema rito, hindi lang isa, kundi limpak-limpak. Hindi pa tayo ipinapanganak, makasalanan na yung tingin sa atin ng Diyos. Kaya kahit anong gawin nating kabutihan, ang tingin pa rin sa atin ng Diyos ay makasalanan. Ngayon, yun yung dahilan kung bakit hindi tayo makakapasok sa langit. Tama po ba? So sa madaling salita, ang paraan para makapasok sa langit ay mawala yung kasalanan. Tama, mali? Tama. Kailangan mawala yung kasalanan. Hindi paggawa ng mabuti. Pag gumawa kayo ng mabuti, makakapasok kayo sa langit? Pag nagpakabait kayo, makakapasok kayo sa langit? Hindi. Bakit? Ano sabi rito? Kahit yung sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Ano po ibig sabihin po nito? Maraming tao nagsasabi, eh pastor, napakabait kong tao, hindi ako palalabas ng bahay. Lagi lang akong nasa loob ng bahay. Sa palagay ko naman, mabuti akong tao, wala akong bisyo, pastor. Hindi ako naninigarilyo. Hindi ako umiinom. Diba? Yung libangan ko lang ay panonood ng TV. Wala akong kaaway. Makakapasok sa langit yung ganon? Sabi dito, kung sino man yung nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi mo ito ginagawa, ito pa rin ay kasalanan. Halimbawa, habang nanonood ka ng TV, sa labas ng bahay ninyo, kitang-kita mo yung labas. May batang tumatawid. Nakuha nyo? Tapos may paparating rumaragasang truck. Alam mo sa sarili mo na kapag tinulungan mo siya, maliligtas mo yung bata. Pero yung problema, mapapahamak naman yung buhay mo. Nakukuha niya yung kwento? Pero hindi mo siya tinulungan. Kasi alam mo mapapahamak yung buhay mo. Kasalanan hindi? Kasalanan. Kasi alam mong mabuti natulungan siya, pero hindi mo ginawa. Ano yon? Kasalanan pa rin. Hindi ito ginagawa. Alam mo yung paggawa ng mabuti, pero hindi mo ginagawa, kasalanan pa rin. Kaya hindi natin maidadahilan, ay hindi ako palalabas ng bahay, mabuting tao ako, wala akong inaapakan tao. Mali po. Bakit?
Alam mo yung paggawa ng mabuti, pero hindi mo ginagawa, ito ay kasalanan pa rin. Nakuha niyo po? Bakit po? Kasi, kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Ibig sabihin, hindi pa po tayo ipinapanganak noong-noon pa, simula nung likhain yung langit at lupa, nung nagkasala si Eva at Adan, dahil sa kanila ay pumasok yung kasalanan sa sanlibutan. Kaya dumating sa lahat ng tao yung kamatayan. Kamatayan ng ano? Physical o ng spiritual? Spiritual. Espiritu. Kaya sabi dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kasama po ba kayo sa lahat o hindi? Kasama. Kaya sabi dito, lahat ay nagkasala. Walang tao na walang kasalanan. At kapag may kasalanan, automatic may parusa. Saan po? Sa impyerno. Malinaw po ba? Kaya sabi dito, yung katawan natin buhay, pero yung spirito natin ay patay. Kaya anong sinabi ni Yeso Cristo kay Nicodemo? Sa John chapter 3 verse 3, basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban ng isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya maikita ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, yung isang tao, kailangan maipanganak yung kanyang espiritu para makita niya po yung kaharian ng Diyos. Hanggat hindi po na ipapanganak ang iyong espiritu, imposible na makapasok ka sa langit. Imposible na makita mo yung kaharian ng langit. Naunawaan niyo po. Kaya dito, kailangan nating maborn again. Okay? Kailangan nating maligtas. Kailangan nating maipanganak na muli. Kailangan yung espiritu na nasa loob po natin ay mabuhay. Okay? Paano mangyayari yun? Paano magaganap yung kaligtasan? 1 Timothy chapter 2 verse 4, sabi dito, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Sabi dito, nais ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Nais ng Diyos na makarating yung lahat ng tao sa pagkakilala ng katotohanan. Ano po yung sinasabi nitong katotohanan? Ito po, ano po yung nakasulat dito? Kung ano yung ginawa ni Yeso Cristo. Kung sino si Yeso Cristo. Ito yung pag-aaralan po natin ngayon. Yun yung gustong mangyari ng Diyos. Maligtas tayo, makilala natin, malaman natin kung ano yung katotohanan. Pero dito, mayroong requirements. Okay. Awit 119 verse 170, sabi dito, sa harapan mo, ang aking panalangin ay dumating nawa. Iligtas mo ako ayon sa iyong salita. Yun nasa taas po, yan yung pagnanais ng Diyos. Nakuha nyo? Pero yung sa baba, ito yung dapat maging pagnanais ninyo. Ito yung dapat na sinisigaw ninyo sa Diyos. Iligtas mo ako ayon sa iyong salita. Gusto nyo po ba na iligtas kayo ng Diyos? Gusto nyo, ayaw nyo? Gusto nyo, ayaw nyo? Parang ayaw nyo eh. Alam nyo po, gustong-gusto ng Diyos na maligtas lahat ng tao. Ang problema, kung ayaw naman ng tao na maligtas, hindi rin siya maliligtas. Naunawaan niyo po. Kaya sabi rito, isigaw natin sa Diyos. Manalangin tayo. Humingi tayo ng tulong. Ano sabi doon? Iligtas mo ako ayon sa iyong salita. Kailangan naisin din natin na maligtas. Kahit gustong-gusto kahit na gustong-gusto natin tulungan yung isang tao, ayaw naman niya magpatulong, matutulungan natin, hindi. Tatanggapin niya yung tulong natin, hindi. Hindi. Kailangan niya, naisin niya munang magpatulong. Naunawaan niyo po. Kaya dito, naisin natin na iligtas tayo ng Diyos. Nakuha niyo? Kailangan magtagpo ang nais mo at yung nais ng Diyos. Nakuha niyo? Gusto ng Diyos na maligtas ka. Dapat ikaw na tao na pupunta ng impyerno, gustuhin mo rin na iligtas ka ng Diyos. Gusto niyo po ba o ayaw niyo? Gusto. Nakuha niyo? Kaya sabi dito, mga awit 7 verse 10, ang Diyos ay aking kalasag na nagliligtas ng pusong tapat. Ano po yung pusong tapat? Yung naunawaan ninyo sa sarili ninyo na mapupunta kayo sa impyerno. Yung naunawaan ninyo na kahit anong gawin ninyo, yun ay walang silbi. Kundi, ano? Aantayin nyo na lang yung tulong ng Diyos. Kasi alam ninyo, yung tulong lang ng Diyos yung pwedeng makapagligtas sa inyo.
Ito po yung hinihingi sa atin ng Diyos, yung pusong tapat. Di ba? Naunawaan niyo po. Ano po yung pusong tapat? Sabi dito, mayroon dalawang taong naghandog sa Diyos. Ito yung unang tao. Sa Lucas chapter 18, verse 11 to 12, sabi sa verse 11, ang Fariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito. Pakinggan niyo ha, yung panalangin ng Fariseo ha. Sabi niya, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao. Diba? Mga mangingikil sila, mga di sila makatarungan, mga mangangalunya sila, o gaya naman na maniningil ng buwis na ito. Sabi niya, dalawang ulit ako nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Sa palagay ninyo, yung Pariseo, mabuting tao o masamang tao? Masamang tao? Masamang tao? Sabi niya, hindi ako gaya ng iba. Mangingikil sila. Di sila makatarungan. Mangangalunya sila. Gaya sila ng maniningil ng buwis. Alam niyo po yung maniningil ng buwis? Kapag ibinigay mo sa kanya yung pera mo para pambuwis sa gobyerno, papatungan niya yun, kukupitan niya, kanya na yung malaking bahagi. Yung maliit na bahagi, ibibigay niya sa Imperyong Romano. Yun po yung maniningil ng buwis. Sabi nung Pariseo, hindi ako katulad nila. Nakuha niyo? Mabuting tao o masamang tao? Diba? So sa katunayan, sa harapan ng ibang tao, mabuting tao talaga siya. Nakuha nyo? Tama naman yung sagot nyong masama. Pero pag sinabi nating masama, kailangan mapatunayan ninyo na masama siya. Paano siya naging masama? Paano? Kinumpara niya yung sarili niya sa harapan ng ibang tao. Tama ba yun? Tama, mali? Tama yun ay kumpara yung sarili sa ibang tao? Nagmerienda ba kayo? Nagmerienda kayo? Oo. Nasa tama kayong katinuan? Ano? Dahil sa takot sa impyerno, hindi na kayo nakatulog? Sabi dito, yung Pariseo daw, mabuting tao siya. Nakuha niyo po, yung Pariseo. Huwag tayong sagot ng sagot ng masama kung hindi natin alam kung anong yung ibig sabihin ng masama. Nakuha niyo? Lahat ng ginagawa niya sa katunayan, mabuti. Paano siya naging masama? Pag sinabi nating masama, tandaan niyo po ha, sa Bible seminar na ito, hindi tayo tumatanggap ng sagot ng walang katibayan. Nakuha niyo po? Ikukumpara ko siya sa isa pang tao. Sabi dito, yung maniningil ng buwis, ito na yung maniningil ng buwis, sabi niya, nakatayo sa malayo, ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Masamang tao, mabuting tao? Oh, masama pa rin. Sabi niya, makasalanan daw siya. Masamang tao, mabuting tao? Diba? Masamang tao, mabuting tao? O, paano naging mabuti ngayon? Balikan natin si Pariseo. Diba? Abutin tayo dito ng alas 7. Tingnan ninyo. Yung Pariseo, sabi niya, hindi ako gaya ng ibang mga tao. Sabi nila, yung ibang tao, mangingikil. Ibig sabihin, mabuti siyang tao. Okay? Di siya makatarungan. Ibig sabihin, siya makatarungan. Yung iba, mangangalunya. Ibig sabihin, siya, hindi siya nangangalunya. Nakuha niyo po? Nakuha niyo po ba? Sabi niya, hindi siya gaya ng ibang tao. So dito, mabuti siya o masamang tao? Mabuti. Masama pa rin? Mabuting tao o masama? Mabuti. O paano nga yung siya naging masama? Sa katunayan po, yung Pariseo, dalawa yung sagot. Mabuting tao siya sa harapan ng mga tao. Pero masamang tao siya sa harapan ng Diyos. Pag tinanong ko sa inyo bakit masama, kailangan alam ninyo kung kanino kayo masama sa harapan ng Diyos. Nakuha niyo po? Kung kanino kayo masama. Sa harapan ng ibang tao, pwedeng, ito si tatay, mukhang mabuting tao. Ang tanong dito, sa harapan ng Diyos, kamusta ka? Nakuha niyo po? Dito, yung maniningil ng buwis, ganun din. Siya ay mabuting tao at masamang tao. Bakit? Siya ay masamang tao sa harapan ng mga tao, pero siya ay mabuting tao sa harapan ng Diyos. Bakit? Sabi niya, Diyos, mahabag ka sa akin na isang
makasalanan. Siya ay naging tapat. Siya ay naging mapagkumbaba. Naunawaan niyo po. So dito, ito yung dapat na maging puso ng mga tao. Ano po yun? Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Nakuha niyo? Malino po ba? Ang tanong ko po, sino yung kagaya ninyo? Yung Pariseo o yung maniningil ng buwis? Number one, Pariseo. Number two, maniningil ng buwis. Sino kayo doon? Number one, number two? Number one, number two? One or two? One or two? One. Ibig sabihin, sa pinag-aralan natin kahapon, ginaya nyo lang yung sarili ninyo sa ibang tao. Ibig sabihin, mabait pala kayo. Sino mabait? Sino mabuting tao? Taas kamay. Sino mabuting tao? Number one o number two? Two. Kung mabuting tao kayo, hindi nyo kailangan tong Bible seminar. Pwede na kayong lumabas. Kahit anong gawin ninyo, hindi nyo mauunawaan ito. Nakuha nyo po. Kung ikukumpara nyo yung sarili ninyo sa mga tao na sa paligid ninyo, ngayon pa lang pwede na kayong lumabas. Nakuha nyo? Ano yung dapat na maging puso natin? Diyos, mabag ka sa akin na isang makasalanan. Yung makakaunawa lang ng session na ito, sabi dito, yung tinatanggap yung sarili nila na sila ay makasalanan. Yung kailangan ng habag ng Diyos. Kung hindi ninyo kailangan ng habag ng Diyos, bukas ang pintuan. Nakuha nyo po? Mahirap na maunawaan yung bagay na to kung hindi ninyo naunawaan kung ano kayo sa harapan ng Diyos. Malinaw po ba? Kaya tatanungin ko ulit kayo, alin kayo dito kagabi? Yung Pariseo po ba o yung maniningil ng buwis? Maniningil ng buwis na lang, Pastor. Ayaw pa namin umuwi. Walang hatiran eh. Sabi dito, ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at iniligtas ang may mga bagbag na diwa. Okay? Sabi dito, kung ganyan yung puso ninyo, sabi dito, sila yung iniligtas ng Diyos. Nakuha niyo po? Pero kung hanggang ngayon, mabuting tao ako, siguro sa langit ako. Ulitin ko po, bukas ang pintuan. Nakuha niyo po? Bukas ang pintuan, pauwi. Bakit? Yung mga nangangailangan po ng kaligtasan, sila lamang po yung makakaunawa ng kaligtasan. Nakuha nyo? Kung hindi nyo po kinakailangan ng kaligtasan, so kahit paliwanag ko po ito hanggang alas 9, hindi nyo po mauunawaan. Nakuha nyo po? Kaya ano nangyari? Lucas 18:14, sinasabi ko sa inyo, nanaog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap sa halip na ang isa. Ibig sabihin, sino yung pinuntahan ni Jesucristo? Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa. Ito po yung Pariseo. Ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Ito po yung maniningil ng buwis. Sino yung pinuntahan po ni Jesucristo? Sino po yung pinuntahan ng tao? Nanaog patungo sa kanyang bahay ang tao ito na inaaring ganap sa halip na ang isa. Ibig sabihin, binigyan ng biyaya, pinatawad. Sino? Yung nagpakababa. Kaya ngayon, kung hanggang ngayon nagmamataas pa rin kayo, ulitin ko po, hindi nyo po mauunawaan yung ituturo ngayong session na ito. Okay? Ano nga ba yung kaligtasan? Sa English, salvation. Okay? Para maunawaan natin ng malinaw yung bagay na ito, kailangan pag-aralan natin, tingnan natin ano yung maling paraan ng tao tungkol sa kaligtasan. Para maging aware tayo. Para malaman natin kung ano yung original, di ba? At kung ano yung peke, kailangan mapagkumpara po natin. Ngayon, alamin muna natin yung peke para mamaya malaman natin ano ba yung original, ano yung tunay, ano yung totoo. Tingnan po natin. Mga maling paraan ng tao tungo sa kaligtasan. Ibig sabihin, maling paraan ng tao para makapasok sa langit. Ano po yung una? Pagiging member ng isang simbahan o matagal nang nagsisimba. Dito, kung miyembro ka po ng isang simbahan, kahit sobrang sikat ng simbahan na yan,
Pero habang dumadalo ka ron, hindi naman nabuhay yung spirito na nasa iyo, hindi ka pa rin makakapasok sa langit. Kahit 30 years ka nang umaattend doon, hindi ka pa rin po makakapasok sa langit. Ang kailangan po para makapasok sa langit ay mabuhay yung spirito na nasa iyo. Nakuha niyo po? Sumunod, pagdadasal kahit kaninong santo o pare o tao. Diba? Tayo mga Pilipino, mahilig tayo, ipanalangin mo ako. O sige, banggitin mo yung ganito, 10 beses, 30 beses. Maliligtas ba tayo nun? O manalangin tayo kung kaninong santo? Maliligtas tayo nun? Tingnan natin. Sorry. 1 Timothy chapter 2 verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kung mananalangin po tayo, dapat direkta na kay Jesucristo. Hindi na natin padadaanin kung kani-kanino. Bakit? Yung nanay ni Jesucristo, tao lang din po yun. Di ba? Tao lang din yung nanay ni Jesucristo. Mananalangin kayo sa tao? Eh kung ganun lang din pala, nung first session pa lang, pinapunta ko kayo dito, lumuhod ka sa harap ko, manalangin ka ngayon. Nakuha nyo? Hindi po tayo pwedeng manalangin kahit na kaninong tao. Direkta kay Jesucristo. Magawa chapter 4 verse 12. Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit. Ibig sabihin, walang ibang pangalan yung mga tao ipinanganak sa ilalim ng langit. Ibig sabihin, yung mga tao sa sanlibutan, hindi tayo maliligtas ng kahit na sino pa doon. Kahit na 10 santo yung pinagdadasalan ninyo araw-araw, tao lang din sila. Nakuha niyo po, hindi nila tayo maliligtas. Sumunod, pagkakaroon ng posisyon sa church, pastor, pare, pagiging leader, diakono, at kung ano pa. Sabi ng John chapter 3 verse 1, may isang lalaki kabilang sa mga Pariseo. Sabi dito, sino yung pangalan niya? Si Nicodemo. Siya ay pinuno ng mga Hudyo. Ibig sabihin, mataas po yung kanyang posisyon. Maganda yung kanyang katayuan sa buhay. Yung kanyang posisyon sa Israel ay napakataas, maayos. Pero sabi, siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa. Ito yung sinabi niya kay Jesucristo, malibang kasama niya ang Diyos. Sabi ni Jesucristo sa kanya, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban ng isang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Mataas yung posisyon niya, Pariseo po siya, pinuno po siya sa Israel. Pero sabi sa kanya ni Jesucristo, kailangan mo munang maborn again. Nakuha niyo po? Sumunod, ipinanganak sa pamilyang Kristiyano. Ito naririnig ko to madalas. Kailan ka na born again? Since birth. Bakit po? Kasi tatay ko, pastor eh. Diba? Proud pa siya. Pero, ano sabi sa Awit 51 verse 5? Narito, ako'y ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Yung kaligtasan, kanya-kanya po yan. Nakuha niyo po? Sabi dito, John chapter 1 verse 13, na ipinanganak hindi sa dugo. Ibig sabihin, yung kaligtasan, hindi ito na ipapasa. Halimbawa, sabi nung isa, o ako, ligtas na ako. Nagkaroon siya ng anak. Ikaw, anak, ligtas ka na ha, kasi ligtas ako. Tama po ba yun? Mali po yun. Wala pong ganun sa Bible. Hindi po na ipapasa yung kaligtasan. Bawat isa sa atin ipinanganak na makasalanan. Bawat isa sa atin kailangan maligtas. Nakuha niyo po? Ezekiel chapter 14 verse 18. Sabi dito, bagamat ang tatlong lalaking ito, si Noe, si Daniel at si Job, ay naroon, habang buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, hindi nila maililigtas ang mga anak na lalaki o babae man, kundi sila lamang ang maliligtas. Kahit yung anak ni Noe, yung anak ni Daniel at ni Job, sila po yung mga taong matutuwid ha. May mga anak sila, pero sabi ng Diyos, hindi nila kayang iligtas yung kanilang anak. Sila lamang yung maliligtas. Bakit po? Kanya-kanya po yung kaligtasan. Okay? Sumunod. Paggawa ng kabutihan. Sabi dito, Jeremias chapter 13 verse 23. Mababago ba ng tagat Ethiopia ang kanyang balat o ng leopardo ang kanyang mga batik? Sabi rito, kung gayon ay makakagawa rin kayo ng mabuti, kayong mga sanay gumawa ng masama. Sa atunayan, ito po yung taga Ethiopia, yung nasa kaliwa.
Yung nasa yung leopardo naman po, yun nasa kanan. Sabi rito, kapag yung Aprikanong yan, napaputi ninyo, yung kabutihan ninyo, pwede na makapasok sa langit. Pwede bang pumuti ito? Kahit paggamitin nyo po yan ng glutathione, hindi yan puputi. Kahit pinturahan nyo yan, pag natanggal yung pintura, maitim pa rin siya. Ibig sabihin, kahit anong gawin nating mabuti, hindi tayo nito kayang dalhin sa langit. Yung leopardo, kahit kalpuhin nyo yan ngayon, pag tumubo ulit yung balat niyan, mayroon pa rin batik. Naunawaan nyo po? Okay. Sumunod. Pagtupad sa 10 utos, kaya tayong dalhin sa langit? Hindi. Hindi. Bakit? Yamang ang lahat ng tao ay nagkasala. Hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi natin kayang abutin yung Diyos sa sarili lang natin. Sumunod. Penitensya, pamamanata. Alam niyo po tuwing mahal na araw, di ba? Yung ano, Todos Los Santos ba yun? Yung ba yun? Basta yung mahal na araw, yung naglalakad sila, palo dito, tapos ipapako pa sila sa krus. Tandaan niyo po, yung katawan natin, pinahiram lang sa atin ng Diyos. Di ba? Kapag sinugatan natin yan ng kusa, alimbawa, sinugatan mo, o kaya naman nagganon, sinaktan mo yung sarili mo, yun po ay paglabag sa Diyos. Yun po ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Halimbawa, meron akong cellphone. Ipapahiram ko sa kanya yung cellphone ko. Okay. Ginamit niya. Pagbalik sa akin, basag na yung screen. Matutuwa ako? Hindi. Ganon din po yung Diyos. Nakuha nyo? Kumpisal, pagpapahayag ng mga kasalanan. Diba? Pupunta doon sa ano? Papasok doon sa kwartong maliit. Ito po yung mga kasalanan ko, Father. Di ba? Tama ba yun? Mali. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ito po yung sinasabi sa 1 John chapter 1, verse 9. Tama naman po yun. Sabi dito, ipahayag natin yung ating mga kasalanan. Pero may problema po dito. Bago mo ipahayag yung kasalanan mo, ano muna yung mangyari? 1 John chapter 1 verse 3, yung naisulat po ito para sa mga taong ligtas na, para sa mga taong makakapasok na sa langit. Sabi dito, at tunay ng ating paikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Yung 1 John, isinulat po ito para sa mga taong ligtas na, sa mga sigurado na makakapasok sa langit. Kung hindi ka paligtas, tapos ginamit mo yan sa buhay mo, hindi ka makakapasok sa langit. Di ba? Bakit? Yan po ang sinulat para lang sa mga taong makakapasok na sa langit. Okay? Kaya sabi rito, John chapter 8 verse 44, kayo'y mula sa inyong amang diablo. Halimbawa, may nagawa kayong pagkakamali. Bumagsak kayo sa school. Okay? O kaya, nabasag ninyo yung mamahaling gamit ng nanay ninyo. Pagpunta ninyo sa... kanino kayo magsasorry? Kanino kayo magsasorry? Kanino? Sa nanay o sa tatay? Sa nanay. Pero ang problema rito, kung magsasorry kayo sa Diyos, ang tanong doon, tatay nyo ba yung Diyos? Tatay nyo ba yung Diyos? Makasalanan kayo, hindi? Sino tatay ninyo? Kayo'y mula sa inyong amang diablo. Eh bakit kayo nagsasorry sa Diyos? Di ba bakit pinapahayag ninyo yung kasalanan ninyo sa Diyos? Nakuha niyo po? Kahit ipahayag ninyo yung kasalanan ninyo sa Diyos, hindi kayo papakinggan ng Diyos. Bakit anak kayo ng diablo? Hindi pa kayo anak ng Diyos. Bago kayo magsorry sa Diyos, kailangan maging anak muna kayo ng Diyos. Naunawaan niyo po? Nakabasag kayo ng ano? Halimbawa, ito. Nabasag niyo ulit yung cellphone ninyo. Di ba? Tay, sorry tay. Sinasabihan mo ng sorry yung tatay na kaibigan ninyo. Nakuha niyo po? Hindi niyo sariling tatay. So dito, hindi pa po kayo pwedeng magpahayag ng kasalanan sa Diyos. Bakit? Hindi niyo pa naman tatay yung Diyos. Mag-sorry kayo sa Diyos once na tatay niyo na siya. Paano siya maging tatay? Intindihin natin yung Bible seminar na ito. Okay? Kaya dito, yung pagpapahayag ng kasalanan o pagsisisi para mawala ang kasalanan ay hindi pamamaraan ng kaligtasan. Ginagawa lang to na mga may relasyon sa Diyos para mapanumbalik yung relasyon. Nakuha niyo po?
Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Para mawala yung kasalanan, kailangan may mamatay, hindi kailangan ng sorry. Kung sinabi dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay pag-sorry, eh di lahat tayo, God, sorry God, ligtas na ako. Diba, ganun lang sana kasimple. Pero hindi ganun kasimple eh. Bakit? Ang hinihingi ng Diyos na kabayaran para sa kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, may kailangang mamatay para mawala yung kasalanan. Nakuha niyo po? Malinaw po ba? Okay. Pagsunod sa tradisyon, di ba? Pag may patay, ang daming tradisyon. Huwag ka magwawalis, huwag ka mananalamin, huwag ka maganito, magkailangan mo magpagpag. Di ba? Kailangan nating mamanata. Sabi dito, kaya't pinawalang saysay ninyo ang salita ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon. Mas inuna ninyo magtuon ng pansin doon, mag-focus sa tradisyon, kesa ditong katotohanan na salita ng Diyos. Mas pinahalagahan ninyo yung paniniwala ng mga tao kaysa sa mga katotohanan nakalagay dito sa Bible. Yun po yung tradisyon. Nakuha niyo po? Sumunod. Maling tao, maling paraan ng tao tungo sa kaligtasan, indulhensya. Alam niyo po yung indulhensya? Sabi nila, pag namatay na rin yung mahal, yung kamag-anak ninyo, pwede niyo sila, pwede raw silang ipag-pray para makapasok sila sa langit. Tama, mali? Tama, mali yun? Mali. Diba? Alam niyo po yung pasyam, yung nananalangin sila ng sunod-sunod. Diba? Mananalangin sila. Para yung namatay na raw, eh makapasok daw sa langit. Eh yung namatay, number one na siga sa barangay ninyo. Drug pusher, drug addict, drug user, number one wanted, rapist. Tapos pinag-pray ninyo, makapasok sa langit? Hindi. Ginawa lang po ito ng ibang relihiyon, eksakto ng Katoliko, para saan? Habang ginagawa po nila yung St. Peter's Basilica sa Vatican, kulang sila ng pondo. So anong ginawa nila? Okay, bigyan nyo kami ng pera, ipagpipray namin yung yumaon ninyong kapamilya. Kaya ginagawa ito ng mga Katoliko para makapag-ipon ng pera, hindi para makapasok sa langit, dahil maling paraan po ito. Wala itong hindi ito nakasulat sa Bible. Sabi naman ng iba, Pastor, Nay, kailan po kayo naligtas? Pastor, ito po yung araw kung kailan ako nabautismuhan. Yung bautismo, may kaligtasan? Hindi. Walang naliligtas sa bautismo. Makasalanan ka, nilublob ka sa tubig, pag-ahon mo, wala ka ng kasalanan? Meron pa rin. Makasalanan ka pa rin. Ang problema lang, makasalanang nabasa. Tama ba? So dito, tingnan natin. 1 Corinthians chapter 1 verse 17, sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo. Nakuha nyo? E kung sana yung bautismo pala, yung paraan para makapasok sa langit, e di lahat dito, binautismohan ko na kayo, nung Monday pa lang, dapat meron tayo ditong malaking swimming pool, ilublob ko na lang kayo dito, uwi ka na sa Perez, uwi ka na sa Sunshine, ligtas ka na. Hindi po kaligtasan yung bautismo. Mababasa ka lang. Pagkaahon mo sa tubig, makasalanan ka pa rin. Nakuha niyo po? Yung bautismo, ginagawa ito pagkatapos mong maligtas, hindi bago maligtas. Naunawaan niyo po? Sumunod. Gawa, 18:25. Sabi rito, ang taong ito'y tinuruan sa daan ng Panginoon at palibhas ay may maalab na espiritu. Diba? Yung taong ito raw, marami siyang alam na salita ng Diyos. Alam niya yung daan ng Panginoon. Pero sabi rito, bagamat yung nalalaman lamang niya ay bautismo ni Juan. Nakapagbautismo na siya. Pero sabi rito, verse 26, at siya'y nagsimulang magsalita ng buong tapang sa sinagoga. Ngunit na marinig nila Priscilla at Aquila, sino po si Priscilla at Aquila? Sila po yung mga tunay ng ligtas. Nakuha nyo? Ay kanilang isinama siya at ipinaliwanag sa kanya ng mas matuwid ang daan ng Diyos. Kung nakakapagligtas yung bautismo, eh bakit pa siya pinaliwanagan, in-evangelize ni Priscilla at Aquila? Nakuha niyo po? Ano ibig sabihin nito? Walang naliligtas sa bautismo. Hindi nakakapagligtas yun. Bible po nagsabi. Sumunod,
himala, pangitain, speaking in tongues. Di ba? Nakita lang ng kung ano-ano. Nakita ng spirito, nakita ng kung ganito, ganyan. Ligtas na raw? Hindi po. Malikmata mo lang yun. Hindi ka dadaling yan sa langit. Nakuha nyo? Ito po, usong-uso po ito ngayon. Ito yung mga nagsasabing born again daw. Sabi ko, born again daw. Hindi tunay na born again. Ano? Paano ka naligtas? Tinanggap ko po yung Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang ganda pakinggan, di ba? Di ba? Pinapasok ko po siya sa puso ko. Tama mali? Kaya niyo tanggapin ng Panginoon? Kaya niyo? Di ba? Karamihan sa mga born again daw ngayon, sabi nila, tinanggap ko na ang Panginoon. Tingnan natin, kaya ba natin tanggapin ang Panginoon? Tingnan natin. Ano yung panalangin ng pagtanggap? Alam niyo po, ganito ginagawa yon sa prayer of acceptance. Yung pastor, papupuntahin kayo dito sa harap. Okay? Tapos, papatanggapin niya yung mga member. Diba? Tanggapin mo ang Panginoon na tagapagligtas. Tinatanggap mo ba? Opo, pastor, tinatanggap ko po. Pinapapasok ko na po siya sa puso ko. Yun po yung nangyayari sa prayer of acceptance. Yung mga nagsasabing born again daw. Kadalasan gumagawa po niyan yung mga maiingay. Yung pagpasok mo ng church nila, kala mo, concert hall, may mga ilaw na gumagalaw-galaw. Nakuha nyo? Tingnan natin. Sumunod, pag tinanggap na raw ng dumalo yung Panginoon, okay, ligtas na to. Tinanggap niya na ang Panginoong tagapagligtas. Ligtas na siya. Tama, mali. Isa-isahin natin, ha? Una, mananalangin yung pastor. Sabi sa Isaiah chapter 59 verse 2, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. Ibig sabihin, kung nananalangin ka sa Panginoon, pero may kasalanan ka pa, ibig sabihin, hindi ka sigurado makakapasok ka sa langit. Ano sabi dito? Ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo. Ano pat siya'y hindi nakikinig. Kung may kasalanan ka, kahit anong gawin mong panalangin sa Panginoon, sabi rito, hindi siya nakikinig. Kaya mali rin po yung sinasabi ng mga tao, lagi akong pinapakinggan ng Diyos eh. Lagi niyang binibigay yung mga panalangin ko. Pero nais, saan kayo makakapasok? Hindi ko alam. Totoo yung sinabi niya? Kanino ako maniniwala? Sa Bible o sa sinabi niya? Sabi ng Bible, once na yung isang tao ay may kasalanan, kahit anong gawin niyang panalangin, hindi nakikinig yung Diyos. Sino yung nakikinig? Yung Diablo. Kasi yun yung tatay ng mga makasalanan. Tama, mali? So dito, kung yung pastor, nanalangin siya, pero siya mismo, hindi pa siya ligtas, papakinggan siya, hindi? Hindi. Nakuha niyo po? Sumunod, tatanggapin daw nung member si Jesus bilang tagapagligtas. Tama, mali? Sabi dito, Awit chapter 49 verse 15, ngunit tutubusin ng Diyos ang aking kaluluwa mula sa kapangyarihan ng Sheol, sapagkat ako'y tatanggapin niya. Nakuha niyo po? Sabi ni Haring David, tutubusin ako ng Diyos mula sa kapangyarihan ng Sheol. Sabi ni Haring David, sapagkat ako'y, yung Diyos, ay tatanggapin. Yung ako'y, si Haring David, yung niya, yung Diyos. Nakuha niyo po? Ibig sabihin, sabi ni Haring David, ako, halimbawa ako si Haring David, tatanggapin ako ng Diyos. O sinong tatanggap? Dapat matanggap tayo ng Diyos, hindi yung Diyos yung tatanggapin natin. Di dapat kung ganun pala eh, sapagkat tatanggapin ko ang Diyos. Ganun dapat yung nakasulat dito. Nakuha niyo po? Pero nakasulat dito, sapagkat ako, yung tao, yung tatanggapin ng Diyos. Tayo dapat yung tanggapin ng Diyos. Hindi natin pwedeng tanggapin yung Diyos. Bakit? Anong meron sa puso natin? Kasalanan. Nakuha nyo? Si Duterte, pag pumunta sa bahay ninyo, papasok ba siya sa bahay ninyo? Ang dumi-dumi ng bahay nyo? Hindi. Maglilinis muna kayo. Kailangan yung bahay ninyo malinis bago ninyo papasukin si Duterte. Tama? Ang dumi-dumi ng puso ninyo tapos papapasukin ninyo sa Yesu Cristo? Papasok siya? Hindi. Pastor, we declare
that you are already saved. Sabi ng pastor, ligtas ka na! Alam niyo po, kahit akong pastor, hindi ako nagsasabing ligtas ka na. Bakit? Sabi dito, John chapter 1 verse 13, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Yung pagiging born again po, o yung kaligtasan, yung nakakaalam lang nun, yung tao mismo at yung Diyos. Kahit akong pastor ako, may mga member na umaattend dito, hindi ko talaga alam kung ano yung puso nila. Maliban na lang kung makita ko yung bunga nila. Nakuha niyo po? Kaya sabi rito, kapag magiliw siya magsalita, huwag mo siyang paniwalaan sapagkat sa kanyang puso ay may pitong karumaldumal. Yung puso natin, punong-puno ng karumaldumal, paano papasok dyan yung Diyos? Puro kasalanan, paano dyan papasok yung Diyos? Nakuha niyo? Okay. Sapagkat nagmumula sa puso ang masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan at paglapastangan. Patitirahin niyo yan yung Diyos? Kung ano-ano tumatakbo sa isip natin, masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, tapos na dyan si Jesus Cristo, ano kalaro niya yung mga ano, kasalanan? Nakuha niyo po? Kaya sabi rito, yung Diyos, siya lamang ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na hindi malapitan. Para tumira dyan yung Diyos sa puso ninyo, kailangan malinis muna yung puso ninyo. Paano titira dyan yung Diyos? Unawain natin yung session na ito bago tumira dyan yung Diyos. Nakuha niyo po? So lahat po ng yan ay mali. Okay? Ano po yung tunay na kaligtasan? Lucas 1:77. Basahin natin, 3, 2, 1. Upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Ano po yung kaligtasan? Pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Ano ibig sabihin nito? Pag napatawad na yung kasalanan, ibig sabihin kahit isang kasalanan ay wala ka na. Nakuha nyo? Halimbawa, may utang ka, nagbayad ka ng utang, may utang ka pa, wala na. Yun yung kaligtasan. Kailangan, wala ka na kahit isang kasalanan. Ang tanong, posible ba to? Posible. Bakit? Binigyan tayo ng kung ano yung pambabayad natin. Paano raw? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nakuha nyo? Ito yung kabayaran. Mahirap, imposible kung may kasalanan tayo tapos hindi natin alam kung ano pala yung kabayaran ng kasalanan. Bakit? Gagawa tayo ng gagawa ng paraan. Kaya ngayon mga tao, hindi nila alam yung tunay na kabayaran para sa kasalanan. Kaya anong ginagawa nila? Nagdadasal. Katulad po nung nakausap ko kagabi, Nay, sa langit po ba kayo mapupunta? Eh, Diyos lang nakakaalam yan, anak. Diba? May kasalanan po kayo? Wala. Meron. Pero lagi naman akong lumalapit sa Diyos. Lagi naman ako nagbabasa ng Bible. Yan, alam ko na yan. Alam ko na yan eh. Diba? Inulit mo lang sa akin. Sabi niya. Diba? Sabi dito, yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi paghingi ng sorry, hindi pag-attend sa church, hindi pagbibigay ng pera. Ano? Kailangan may mamatay para mabayaran yung kasalanan. Nakuha niyo po? Kaya dito, alin dito yung tama? Yung nasa kaliwa o yung nasa kanan? Palagay ninyo. Yung nasa kaliwa, yung Diyos nasa langit. Pero ang problema, pilit na inaabot ng tao. Pwedeng maabot, hindi? Hindi. Yun ang tawag doon ay relihiyon. Man's way to achieve God. Diba? Para maabot yung Diyos. Pero ano po yung katwiran ng Diyos? Ano yung tunay na nakalagay sa Bible? Yung Diyos, siya yung umabot sa tao. Nakuha niyo po. Kagabi ang tanong ko, halimbawa nalulunod ka. Diba? Kung nalulunod ka, hindi ka marunong lumangoy, palubog ka na, tutulungan mo sarili mo? Kaya mo hindi? Hindi. Pero kung nakakita ka ng isang bangka at sa loob ng bangka ay may tao, anong gagawin mo? Sisigaw ka, hihingi ka ng tulong sa kanya. Siya yung gagawa ng paraan para maligtas ka. Kaya ang tawag doon, iniligtas ka. Yun yung kaligtasan. Kagaya nito, yung Diyos yung umabot sa tao. Bakit? Tayo mga tao, wala tayong kayang gawing anumang kabutihan. Maliban na lang,
kung tulungan tayo ng Diyos. Yun po yung kaligtasan. Yun yung pag-aaralan natin ngayon. Nakuha niyo po? Kaya dito, kahit maligo ka ng lihiya at gumamit ng maraming sabon, ang mantsa ng iyong pagkakasala ay nasa harapan ko pa rin. Alam niyo po yung lihiya, yung lye, pangkulay sa buhok? Di ba? Pag kinulayan yung buhok, nag-iiba ng kulay. Tama? Pag brown, kulay brown. Di ba? Pag hindi nag-brown yan, o kaya nag-blondy, magkukulay ulit kayo. Tama? Yun yung lihiya. Sabi rito, kahit maligo ka niyan, kahit gumamit ka ng maraming sabon, yung sabon mo, Bioderm, Belo, di ba? Sabi rito, yung mantsa ng iyong pagkakasala ay nasa harapan ko pa rin. Nakikita ko pa rin. Ang tanong, paanong hindi makikita? Excited na po ba kayo? Okay? Ngayon, paano maaalis ngayon yung kasalanan ng tao? Wala naman pala ibang paraan. Ito po yung nag-iisang paraan na ibinigay sa atin ng Diyos. Kung ano yung nakasulat sa Bible. Okay? Yung makasalanan, pwede siya makapasok sa langit? Masaya, hindi? Masaya. Paano? Kailangan niyang dumaan sa tinatawag na batas ng pagtubos. Kailangan yung isang tao ay maunawaan kung ano yung batas ng pagtubos. Once na maunawaan niya yan, doon lamang siya pwede maging matuwid at makakapasok sa langit. Paano yung ibinigay ng Diyos ngayon? Okay. Paraan para mapatawad yung kasalanan. Hindi po ito yung peke. Ito na po yung original. Ito yung pinakahihintay natin na dapat malaman ng lahat ng mga tao. Nakuha niyo po? Paraan upang mapatawad ang kasalanan ayon sa sinabi ng Diyos, hindi sa ayon sa ginusto lang ng tao. Nakuha niyo po? Paraan upang mapatawad ang kasalanan, yung batas na ito ibinigay po ng Diyos sa Leviticus chapter 4. Ito lang yung nag-iisang batas na ibinigay ng Diyos na paraan para sa ating lahat. Nakuha niyo po? Para sa Israel, kailangan niya maghanda ng torong walang kapintasan. Yung torong walang kapintasan, ililipat doon yung kasalanan ng tao. Okay? Halimbawa, itong Bible na to, nandito, inilipat ko. Nandito pa rin ba o wala na? Wala na. Ibig sabihin, successfully, nalipat yung kasalanan. Tama, mali. So yung tao, may kasalanan pa, wala na? Wala na. Anong gagawin ngayon doon sa pinaglipatan? Papatayin. Nakuha niyo po? Sumunod, kapulungan ng Israel. Kailangan niya ulit maghanda ng torong walang kapintasan. Same method, ililipat yung kasalanan sa torong walang kapintasan. Yung pinaglipatan, papatayin. Malinaw, pinuno ng Israel. Maghahanda siya ng isang lalaking kambing. Tapos, yung kasalanan ng pinuno ng Israel, ililipat sa kambing. Yung pinaglipatan, papatayin. Pangkaraniwang tao, maghahanda siya ng babaeng kambing, ililipat yung kasalanan sa kambing, anong gagawin? Papatayin. Ngayon, kung nailipat yung kasalanan, may kasalanan pa, wala na? O yun pala, uwi na tayo. Tapos na ba? Hindi pa. Okay. Parang ganito. Yung tao may mga kasalanan. Isipin nyo kayo to. Okay? Kahapon, sabi ko, huwag nyo isipin yung nasa kaliwa, nasa kanan, nasa harap, nasa likod. Isipin nyo rin ngayon yung sarili ninyo. Kayo ito. Tama ba? Nakuha nyo? Okay. May kasalanan ka. Merong malinis na hayop. Okay? Yan yung handog na hayop. Ililipat sa kanya yung kasalanan. Yung kasalanan ng tao, nalipat na sa hayop. Tama ba? Yung tao, may kasalanan pa, wala na. Ano gagawin dun sa hayop? Papatayin. Bakit kailangan patayin? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung kasalanan, nabayaran hindi? Nabayaran. Pero bakit kailangan patayin? Bakit? Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Kailangan dumanak yung dugo nung hayop. Nakuha nyo? Bakit daw? Aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubos sa inyo mga kaluluwa. Yun pala yung silbi ng dugo. Ano yung silbi ng dugo? Pantubos sa inyo mga kaluluwa. Sapagkat
ang dugong siya'y tumutubos dahil sa buhay. Tandaan niyo po, kahit na ilipat yung kasalanan, pero hindi naman namatay yon, successful hindi? Hindi. Ang requirements, kailangan merong malinis, paglilipatan ng kasalanan, papatayin. Pag hindi yan pinatay, hindi pa rin nalipat o naalis yung kasalanan. Kailangan, yun yung tamang pagkakasunod-sunod. Nakuha niyo po? Halimbawa, pinatay muna. Pinadanak muna yung dugo. Pero hindi pa nalilipat yung kasalanan. Successful hindi? Pwede hindi. May dumanak na dugo, pero hindi nalipat yung kasalanan. Pwede hindi? Hindi. Kailangan, ilipat muna yung kasalanan, tsaka pa lang padadanakin yung dugo. Nakuha niyo po? Bakit daw? Yung dugo, yung tumutubos sa kaluluwa. Ang dugong, siya'y tumutubos dahil sa buhay. Ano yung tumutubos? Dugo. Naunawaan niyo po? Dugo. Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. Ano raw sabi? Basahin natin yung dilaw, may underline. 3, 2, 1. Kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kung hindi dadanak yung dugo, yung kasalanan hindi mapapatawad. Nakuha niyo po? Kailangan dumanak yung dugo para yung kasalanan ay mapatawad. Malinaw po ba? Ano ibig sabihin pag napatawad na yung kasalanan? May kasalanan pa? Wala na? Wala na. Okay? Leviticus chapter 4, verse 27 to 31. Sabi dito, pagkatapos kukuha ng kaunting dugo, sabi dito, at ang nalabi sa dugo. Gayon ang gagawin ng pare ang pagtubos para sa kanya at siya'y patatawarin. Ano yung pinakamahalagang sangkap para sa katubusan? Dugo. Nakuha niyo po? Malinis na dugo. Malinaw po ba? Malinaw? Malabo? Malinaw. So parang ganito, para maunawaan natin. Sa Leviticus chapter 16, binago po yung batas na yon. Kung iisa-isahin ng bawat tao sa Israel, halimbawa, 2 milyong tao yon. E paano naman yung mga hayop nila? E di ubos. Binigyan sila ng panibagong batas sa Leviticus chapter 16. Ano po yon? Tuwing July 10, kailangan nilang gawin yung araw ng pagtubos. Okay? Sino yung mag-initiate? Sino yung mamumuno? Yung punong pare. Okay? Ito yung mga Israelita. Okay? Yung nasa kaliwa, yung mga Israelita, meron silang kasalanan. Yung nasa kanan, yan yung malinis na hayop. Okay? Malinis na hayop. Anong gagawin? Yung kasalanan ng mga Israelita, ililipat ng punong pare doon sa malinis na hayop. Nakuha niyo po? Naunawaan ninyo? Isang taong kasalanan, 1 year. Diba? Ililipat yung kasalanan doon sa malinis na hayop. Nalipat na ngayon yung kasalanan. Yung kasalanan, nasaan na? Yung kasalanan ng mga Israelita, nasa mga Israelita pa rin ba o nasa hayop na? Nasa hayop na. Anong gagawin sa hayop? Papatayin. Bakit kailangan patayin? Anong kailangan dumanak? Dugo. Okay. So, namatay na siya. Ano ibig sabihin nito? Wala na silang kasalanan. Ang tanong, may dala kayong hayop. Wala tayong paglilipatan ng kasalanan. Di ba? So, paano ginagawa yun? Ito po yung tabernakulo. Magdadala sila ng malinis na hayop. Ililipat yung kasalanan. Di ba? Tapos, papatayin. Okay? Pag pinatay na, kukunin yung dugo. Papasok siya sa dakong banal. Okay? Yung nasa kaliwa, yan yung dakong banal. Yung nasa kanan, yung dakong kabanal, banalan. Sa English, holy place and most holy place. Yung pare, kukunin niya yung dugo. Ano yung pinakamahalagang sangkap? Dugo. Okay? Dugo ha? Dugo. Okay. Ano naman ito? Sa loob po ng dakong kabanal-banalan, meron pa mga gamit doon. Okay? Ito yung tinatawag na luklukan ng awa o mercy seat. Okay? Mercy seat. Meron yan dalawang kerubin. Yung dalawang anghel na yan, nakatingin sila dito sa baba. Nakayuko, nakaganon.
Nakuha niyo, nakayuko. Sa baba sila nakatingin. Okay? Sumunod. Yan naman yung kaban ng tipan. Yung kaban ng tipan, ano nilaman niya? Mana. Ano ibig sabihin ng mana? Ito yung tulong ng Israel at ito yung tulong ng Diyos para sa Israel. Ano naman po yung ito? Tapyas ng bato? Ito yung 10 utos. Ngayon, nandun din po siya sa loob ng kaban ng tipan. Ano ibig sabihin ng 10 utos? Ito yung salamin natin, di ba? Ano yung utos? Salamin natin para ano? Makita natin kung sino tayo. Sa pamamagitan ng 10 utos, nalaman natin na tayo pala ay makasalanan. Okay. Ito naman yung tungkod ni Aaron na namumulaklak. Ito naman yung pisika, yung tulong sa kanila, yung gabay sa kanila ng Diyos. Okay. Pag sinarado siya, ganito yung itsura. Yung kerubin na yan, yung anghel, nakayuko siya. Saan siya nakatingin? Sa baba. Ano yung nasa loob po niyan? Ano yung nasa loob ng kaban ng tipan? 10 utos. Ano ibig sabihin niyan? Nakayuko siya, ano nakikita niya? Yung 10 utos. Nakikita niya na tayo ay makasalanan. Nakikita niya kung ano tayo sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, nakikita niya na tayo pala ay marumi sa harapan ng Diyos. Nakuha niyo po? Ano ngayon gagawin ng pare? Yung pare, kakapain niya yan. Sa loob po niyan, walang ilaw. Ano po yung nagliliwanag diyan? Yung kaluwalhatian ng Diyos. Kaya walang ilaw po diyan. Pag successful po yan, doon lamang magliliwanag. Anong gagawin niya sa dugo ngayon? Okay? Yung dugo, ilalagay niya doon sa taas ng luklukan ng awa. Anong kaban ng tipan? Bakit kailangan niyang takpan? Ano yung tinatakpan niya? Ano nasa loob ng kaban ng tipan? 10 utos. Pag may takip, makikita pa, hindi na. Ano yung makikita? Dugo. Ano ibig sabihin nun? Bayad na to ng dugo. Yung nakikita ng anghel, sa harap na yung tao ay makasalanan, hindi niya na makikita na yung tao ay makasalanan. Anong makikita niya? Tubos na yung tao. Ligtas na yung tao. Kasi meron ng harang na dugo. Nakuha niyo po? Kapag natapos po yan, naging successful po yan, naging matagumpay po yan, ano nakikita niya na? Dugo. Kaya ganun po yung silbi ng dugo. Nakuha niyo po? Kaya sabi dito, sapagkat sa araw na ito, ang pari ay gagawa ng pagtubos sa inyo upang linisin kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan. Sabi dito, linisin kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan. Ano sabi? Lahat. Hindi sinabi dito na iilan. Naunawaan niyo po? Ano ibig sabihin ng lahat? Sa buhay natin, o habang lumalaki tayo, may naririnig tayo, ayan, mortal sin yan. Yung pagpatay daw ay mortal sin. Yung pangangalo niya daw ay mortal sin. Sa katunayan, wala pong pakialam ang Diyos doon. Ang pagpatay ay pagpatay. Yung pagnanakaw ng piso at pagnanakaw ng 1,000,000 ay parehong pagnanakaw. Nakuha niyo po, hindi usapin dito kung gaano karami yung kasalanan mo. Hindi usapin dito kung gaano kalaki yung kasalanan mo. Gaano kabigat yung kasalanan mo. Ang usapin dito, yung kasalanan mo ba ay bayad na o hindi pa? Nakuha niyo po, walang binibilang ang Diyos. Hindi yan walang malaki, walang maliit. Ang kasalanan ay kasalanan. Ang tanong dito, yung kasalanan ba, bayad na, hindi pa? Diba? Sa paraang ito, nabayaran na. Nakuha niyo po? Meron po halimbawa dito. Ito yung nangyari sa kanila. Ginagawa nila yon every July 10. Noong 2018, from 2017 hanggang 2018, itong taong ito nagkasala. Okay, nagkasala siya. Nag-alay siya ng hayop. Yung hayop, pinaglipatan yung kasalanan niya, namatay. Langit, impyerno. Langit, impyerno. Nag-alay ng hayop eh. Dumanak yung dugo eh. May kasalanan, wala. May kasalanan, wala. May kasalanan, wala. Meron, wala. Sinong magsasabing may kasalanan? Taas kamay. Mahalaga po na malinaw to. May kasalanan siya, wala. Taas kamay. May kasalanan, wala. Sige, huwag kayong mahiya para maitama natin. Sino nagsasabing wala siyang kasalanan? Sino nagsabing, kayo mahiya, ayong walang sagot?
Hindi nyo alam. Nag-alay nga siya ng hayop. Dumanak yung dugo niya. Pinatay siya. Pinatay yung hayop. May kasalanan? Wala. Wala. Walang kasalanan. Namatay. Langit o impyerno? Langit. Walang kasalanan eh. Ano yung dahilan? Ba't mapupunta sa impyerno? Dahil may kasalanan. Pag walang kasalanan, saan mapupunta? Langit. So ito, nag-alay siya ng July 10. Nawala yung kasalanan niya. Langit o impyerno? Langit. Nakuha niyo po? From July 11 hanggang July 9, nakagawa siya ng kasalanan. Ulit. Pagdating ng July 10, nag-aalay siya ng hayop. Okay? Langit o impyerno? Langit. Nag-aalay siya, di ba? May tumubos sa kasalanan niya. Langit. Nawala yung kasalanan niya. Ang problema, from July 11, 2019, hanggang July 9, 2020, namatay. Hindi nakapag-alay. Langit, impyerno. Namatay siyang may kasalanan. Saan punta? Impyerno. Kaya sabi doon, pag-aalay sa pamamagitan ng hayop ay hindi perpekto. Bakit? Yung visa niya, every year lang, taon-taon. Nakuha niyo po? Sapagkat ang unang tipang iyon ay walang kapintasan, hindi na sana kailangan humanap pa ng pangalawa. Ibig sabihin, yung pag-aalay sa pamamagitan ng hayop, meron siyang kapintasan. Valid lang siya hanggang 1 year. Nakuha niyo? Pag namatay siya, hindi siya nakapag-alay, hindi nawala yung kasalanan niya, saan siya? Impyerno. Ito yung problema ngayon. Nakuha niyo po? Sabi sa Hebreo chapter 10 verse 1, yamang ang kautusan ay anino lamang na mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito. Yung lumang tipan daw, ito ay anino lamang. Paano po nagkakaroon ng anino? Pag may liwanag. Tama, mali? Okay. Sabi rito, hindi ang tunay na larawan. Di ba yung anino, anino lang yan? Yung tunay na larawan, kasunod. Halimbawa, yung ilaw, nasa likod ko. Asan yung anino ko? Sa gilid? Sa harap. Yung ilaw, nasa likod. Ako yung tunay na larawan, yung anino, sa harap. Ibig sabihin, pag habang lumalapit sa iyo yung anino, at nakalagpas na sa iyo yung anino, sino nang kaharap mo? Yung tunay ng tao. Tama ba? Sabi dito, yung anino raw, hindi raw yung tunay na larawan ng mga bagay na ito. Yung pag-aalay sa mga hayop, anino lang yun. Hindi yun yung tunay. Sabi dito, kailanman hindi ito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamamagitan ng gayon ding mga alay na laging inihahandog taon-taon. Sabi doon, hindi raw kayo magiging perpekto kapag ganun yung ginawa nyo every year. Nakuha nyo? Ibig sabihin, nakapag-alay ka, pero useless na yan. Nakuha nyo po? Eh, pastor, gusto namin yung pang forever. Sana makita namin yung forever. Okay, eto na po yung forever. Paano maaalis yung kasalanan? Ko! Natin! Ikaw mismo! Paano maaalis yung kasalanan ko ngayon? Tingnan natin. Hebreo 10:4, sabi rito, sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-aalis ng mga kasalanan. Yung dugo raw ng toro, yung dugo ng kambing, hindi na yan pwedeng makapag-alis ng kasalanan. Bakit yan? Bakit daw? Yan daw po ay anino lang. Hindi tayo pwedeng, hindi yan pwedeng alisin yung kasalanan natin. Nakuha nyo? Ngayon, ano ngayon yung mag-aalis ng kasalanan natin? Okay? Hebreo chapter 10 verse 5, basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Sino po yung isang katawan? Sino yung tunay na larawan? Si Kristo. Nakuha niyo po? Sino ngayon si Kristo? Tingnan natin. 1 Timothy chapter 1 verse 15. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos. Si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Sino ang makasalanan?
Sinong ililigtas ni Kristo? Yun. Diba? Sabi dito, na ako ang pangunahin sa mga ito. Ano ibig sabihin nito? Hindi natin hinahandin tulad yung sarili natin sa iba, kundi alam natin mismo na ako yung pinakamasamang tao. Bakit? Habang daladala natin sa puso natin yan, na tayo yung pinakamasamang tao, dumarating naman si Jesucristo para ano? Iligtas ako. Sino ililigtas na Jesucristo? Ako. Kaya sabi rito, si Kristo ay pumarito sa sanlibutan. Bumaba dito ang Panginoong Jesucristo. Para sino ang iligtas? Ako. Nakuha niyo po? Sabi rito, John chapter 1 verse 29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi po sinabi rito na kasalanan ng mga sanlibutan. Mga kasalanan ng sanlibutan. Sabi rito, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ano po yung sanlibutan? Magmula po sa pinakaunang tao hanggang sa pinakahuli-hulihan tao, yun po yung sanlibutan. May kasalanan po tayo o wala? Meron wala? Meron. Pag pinagsama-sama yung kasalanan natin, anong tawag doon? Kasalanan ng sanlibutan. Halimbawa, dumating sa inyo yung basurero. Pagdating ng basurero, kukunin niya yung isang bag, yung plastic bag ng basura ninyo. Tama ba? Ano tawag doon? O ito na po yung basura namin. Tama ba? Yun ang doon sa loob ng bag, mga basura. Nakuha niyo? Yung isang garbage bag, yung laman niya po, puro basura. Kagaya nito, yung kasalanan ng sanlibutan, para po itong isang malaking garbage bag na punong-puno ng kasalanan ng bawat tao. Ikaw, siya, sila, tayo, ako. Kasalanan nating lahat. Saan nakapaloob? Sa kasalanan ng sanlibutan. Sino raw yung mag-aalis? Sino mag-aalis? Si Kristo. Sino yung kordero ng Diyos? Si Kristo. Nakuha niyo po? Ngayon, pwede naman palang maalis yung kasalanan. Eh bakit hindi na lang si nanay yung mag-alis ng kasalanan? Bakit hindi na lang si tatay? Meron pong requirements. Okay? Bakit si Jesus ang tunay na larawan? 1 Peter chapter 2 verse 22, siya'y hindi nagkasala. At wala natagpuan pandaraya sa kanyang bibig. Okay? Si Kristo may kasalanan, wala? Wala. Okay? 1 John chapter 3 verse 5, nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan. Ibig sabihin, nandiyan si Jesus Christ, dumating si Jesus Christ para mag-alis ng mga kasalanan. At sa kanya'y may kasalanan o wala? Si Jesucristo may kasalanan? At sa kanya'y walang kasalanan. Nakuha niyo po? Si Jesucristo lang yung pwede mag-alis ng kasalanan kasi siya lang yung nag-iisang walang kasalanan. Malinaw? Okay. Kaya sabi rito, ang maaari lamang magbayad ng kasalanan ay ang taong walang kasalanan. Halimbawa, si Ate A, tsaka si Ate B, tapos si Nanay. Si Ate A, meron siyang utang 10,000. Si Ate B, meron siyang utang 10,000 din. Pero si Ate A, mahal na mahal niya si Ate B. Pwede bang bayaran ni Ate A yung utang ni Ate B? Pwede hindi? Hindi. May utang si Ate A eh. Tama ba? Kailangan mo nang bayaran ni Ate A yung utang niya bago niya bayaran yung utang ni Ate B. Pero si Nanay, walang utang. May 20,000 siya. Pwede niyang bayaran yung utang ng dalawa niyang anak? Pwede. Kasi wala siyang utang. Kagaya nito, si Jesucristo lamang yung nag-iisang tao na walang kasalanan. Bakit? Siya ay Diyos. Tama, mali? Malinaw po ba? Yung pwede lamang magbayad ng kasalanan ay yung taong walang kasalanan. Si nanay mo, kahit gusto mo matay ng nanay mo para sa'yo, para mabayaran yung kasalanan mo, pwede hindi? Bakit? Bakit? Bakit hindi pwedeng bayaran ni nanay yung kasalanan mo? Bakit? Bakit? Kasi may kasalanan din siya. Si tatay, kahit mahal na mahal ka ni tatay, gusto niyang bayaran yung kasalanan mo, hindi rin pwede. Kasi si tatay ay makasalanan din.
Nakuha niyo po? Ibig sabihin, yung mga taong makasalanan, hindi pwedeng bayaran yung kasalanan ng ibang tao. Sino lang pwedeng magbayad? Yung taong walang kasalanan. Sino lang yung nag-iisang walang kasalanan? Jesucristo. Nakuha niyo po? Kaya ano ngayon yung walang hanggang pagtubos? Malinaw po ba? Nakuha po natin? Yung Diyos, okay, napalitan na, no? Hindi na po nung pare. Dati, kasalanan ng mga Israelita. Ngayon, kasalanan ng sanlibutan. Kasalanan ng lahat ng tao. Yung kasalanan ninyo, kasama dito, hindi? Pag hindi, saan kayo? Sa Mars. Kasama yung kasalanan ninyo dito. Ano po? Tapos, yung kasalanan, kanino inilipat? Kay Jesucristo. Ngayon, nilipat na yung kasalanan kay Jesucristo. May kasalanan pa tayo? Wala na. Wala na. Anong gagawin ngayon kay Jesucristo? Papatayin. Dumanak yung dugo. Tama ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ito yung ngayon yung dahilan kung bakit si Jesucristo ay namatay doon saan? Hindi para lang makita natin. Hindi para lang panoorin natin. Kundi, yun yung naging bahagi, di ba, sa buhay natin. Yun lamang yung naging isang paraan na ginawa ni Jesucristo para sa atin, para makapasok tayo sa langit. Nakuha niyo po? Sabi dito, ipinasan sa kanya ng Panginoon, ano raw? Ang lahat nating kasamaan. Pag sinabing lahat, maliit, malaki, marami, kaunti, sabi dito, lahat. Lahat ng kasalanan natin. Magnanakaw ka man, binayaran na yan ni Jesus. Nakapatay ka man noon, binayaran na yan ni Jesus. Nakuha niyo po? Lahat ng kasalanan natin. Sino yung nagdala? Basahin natin. Babasahin ko muna, Isaiah chapter 53, verse 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Habang binabasa natin, yung ating, palitan natin ang aking. Yung tayo, palitan natin ang ako. Pwede po ba? Okay, basahin natin ulit, no? Isipin natin. Basahin natin. 3, 2, 1. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa aking mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa aking mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa aking kapayapaan. At sa pamamagitan niyang mga latay ay gumaling ako. Naunawaan nyo? Sino yung gumaling? Ako. Pero sino nahirapan? Jesus. Diba? Sino yung nasugatan para sa aking mga pagsuway? Jesus. Si Kristo. Sino yung binugbog dahil sa aking mga kasamaan? Kanino ipinataw yung parusa para maging mapayapa ako? Nakuha niyo po? Lahat ng parusa para sa kasalanan natin, sino nagdala? Si Jesucristo. Kaya nakikiusap po ako, habang pinapanood po natin itong video na ito, alalahanin natin. Alalahanin natin, ano yung pinagdaanan ng Panginoong Jesucristo? Di ba? Sino dapat yung may daladala ng krus? Ako. Sino yung dapat hinagupit? Ako. Sino yung dapat na ipinako sa cross? Ako. Pero sino yung gumawa ng lahat ng to? Jesus Christo. Siya yung nagdala ng lahat. Para kanino? Para kanino? Para sa akin. Ano po? Habang pinapanood po natin, isipin natin, para kanino iyon ginawa ng Panginoong Jesus Christo. Malinaw po ba? En ant meshiaka par elachachai. Echo e anah.
synagogue in Yeshua Nazareth. Yitz Telev! Okay, so para kanino po ito ginawa ng Panginoong Jesucristo? Para kanino? Para sa akin. Diba? So po ay nasa krus, 9 a.m. hanggang alas 3 po ng hapon.
Linis niya po lahat ng mga bagay na yun. Para kanino? Para sa akin. Nakuha niyo po. Para sa akin. Paano namatay si Kristo? Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Pinataw sa kanya yung parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayo para sa atin. Bakit kailangan ni Paco yung kamay niya? Yung kamay ba natin hindi nakagawa ng kasalanan? Gumagawa tayo ng kasalanan sa pamamagitan ng kamay natin. Kaya kailangan ipako yung kamay ng Panginoong Jesucristo. Yung paa natin, hindi ba tayo nakakapunta sa mga makasalanang lugar? Yung paa natin, hindi ba ito nakakagawa ng kasalanan? Nagkakasala. Pero kaninong paa yung ipinako? Kaninong paa yung pinarusahan? Kay Jesucristo. Yung isip natin, di ba? Sa isip natin, walang mga tumatakbong kasalanan kang ngayon? Marami. Oras-oras, minuminuto, punong-puno yan ng kasalanan. Pero para mabayaran yung mga kasalanan sa pag-iisip po natin, kaninong isip po, kaninong ulo yung nasugatan, kaninong ulo yung pinahirapan? Para kanino? Para kanino? Para sa akin. Di ba? Tinusok po yung kanyang tagiliran. Bakit? Yan yung sinasabi ko. Yung puso natin ay punong-puno ng kasalanan. Tama, mali. Pero sa pamamagitan niyan, yung puso po ng Panginoong Jesucristo, yung nasugatan para po maging malinis yung puso natin. Nakuha niyo? Kaya sabi rito, siya yung nasugatan para sa aking pagsuway. Diba? Siya'y binugbog dahil sa aking mga kasamaan. Ano ibig sabihin nito? Sa lahat ng ginawa kong kasalanan, simula nung ipinanganak ako hanggang sa mamatay ako, binayaran na ng Panginoong Jesucristo. Naunawaan niyo po. Lahat ng magagawa nating kasalanan, lahat ng ginawa nating kasalanan, o ginagawa natin ngayon, lahat yan, pinagdusahan na ng Panginoong Jesucristo. Lahat yan, binayaran ng Panginoong Jesucristo. Lahat yan, pinaghirapan niya na. Para mawala yung kasalanan nino. Kaninong kasalanan? Yung mawawala? Yung kasalanan ko. Yung kasalanan natin. Nakuha niyo po. Nung namatay po ang Panginoong Jesucristo, bago po siya namatay, binanggit niya po yung mga salitang ito, na matanggap na ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, natupad na. Ano po yung natupad na? Natupad na yung pagbabayad sa lahat ng kasalanan. Natupad na yung pagbabayad sa kasalanan ng sanlibutan. Naunawaan niyo po. Tapos na. Di ba? Tapos na yung pagbabayad sa kasalanan. Bayad na yung kasalanan. Naunawaan niyo po ng malinaw? Paano po niya binayaran? Dinanak niya po yung kanyang sariling dugo. Tinanggap niya po lahat ng parusa para sa atin. Isipin niyo po, tayo yung may daladala ng krus. Tayo yung hinahagupit. Yung katawan natin, yung laman natin, yung napupunit. Tayo yung pinako doon sa krus. Kaya natin hindi? Hindi. Di ba? Kahit kayanin natin, hindi tayo tatanggapin ng Diyos. Bakit? Makasalanan tayo. Naunawaan niyo po. Kaya sabi dito, Hebreo chapter 1 verse 3. Sa katunayan, yung mga talatang ito ay dapat makapagbigay sa atin ng kasiyahan. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. At kanyang inaalalayan ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Sabi dito, nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Ano po yung dapat nating pasalamatan dito? Sabi dito, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa ikaitaasan. Kailan po tayo umuupo? Habang may ginagawa po tayo, naghuhugas tayo ng plato, pwede ba tayong umupo? Hindi. Naglalaba tayo, halimbawa, di ba? Mataas yung labahan natin, pwede tayong umupo? Hindi. Habang nagwawalis tayo, pwede tayong umupo? Hindi. Kailan tayo pwedeng umupo? Kapag tapos na lahat ng gawain natin. Tama, mali? Ibig sabihin, si Jesucristo, tapos na yung kanyang gawain. Tapos na yung purpose kung bakit siya naparito sa lupa. Ano po yun? Yung linisin, yung kasalanan natin. Yung tubusin tayo mula sa kasalanan. Tapos na po yun. Kaya si Jesucristo ay umupo na sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Ang tanong ko po, yung utang na nabayaran na, babayaran pa ulit? Hindi na. Nakuha nyo?
Yung kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Nabayaran, hindi? Nabayaran. Namatay si Jesucristo. Nakuha niyo po? Kaya dito, ang mga kasalanan sa mundo, pumarito si Jesucristo upang iligtas sa mga makasalanan, namatay siya doon sa krus, sabi niya, okay, tapos na. Natupad na. Ano nangyari? Muling nabuhay at umakyat sa langit. Nakuha niyo po? Kaya sabi rito, subalit pinatutunayan ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin na ano raw? Noong tayo'y, ano ibig sabihin ng noon? Nakalipas na. Ibig sabihin, tapos na. Tama? Sabi rito, noong tayo'y mga makasalanan pa, anong nangyari? Si Kristo ay namatay para sa atin. Noong makasalanan pa tayo, ibig sabihin, noon, tapos na. Nakuha nyo? Noong makasalanan pa tayo. Nakuha nyo po? So, ibig sabihin, namatay si Jesucristo noong mga makasalanan pa tayo. Bakit sabi doon noon? Kasi tapos na. Binayaran niya na. Malinaw po ba? At sinabi niya, natupad na. Ang kapatawaran ng aking mga kasalanan ay tapos na. Tapos na, hindi pa. Gagawin pa lang o ginawa na? Ginagawa pa lang o ginawa na? Ginawa na. Diba? Kaya ano sabi dito? Hebreo chapter 10 verse 12. Basahin natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit na makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya'y umupo sa kanan ng Diyos. Sabi dito, ilang alay? Isa, dalawa, tatlo, apat, libo o isa? Isa. Isa. Para saan daw yung alay? Para sa kasalanan. Para saan daw? Lahat ng panahon. Ano ibig sabihin ng lahat ng panahon? Tayo, nabubuhay tayo sa kahapon, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. Tama po ba? Kaya sabi ng mga matatanda, noong panahon na yun eh. Ibig sabihin, noong dating panahon. Diba? Mayroon din tinatawag tayo ngayon na panahon ngayon sa kasalukuyan at yung panahong hinaharap. Pero sabi dito, noong namatay si Jesucristo, inalay niya yung kanyang sariling katawan para sa mga kasalanan, para saan daw? Lahat ng panahon. Ano yung lahat? Kahapon, kasalukuyan, at hinaharap. Naunawaan niyo po? Isa lamang alay. Isa lang. Ano ibig sabihin nito? Ilang beses mamamatay si Jesucristo? Isa. Namatay na siya, hindi pa? Namatay na. Mamamatay ulit siya? Hindi na. Nakuha niyo po? Kaya dito, meron tayong nakaraan, meron tayong kasalukuyan, at meron tayong future hinaharap. Ano yung binayaran ni Jesucristo? Hanggang ngayon lang ba? Hanggang ngayon lang? Kung hanggang ngayon lang, ibig sabihin, para makapasok tayo sa langit, si Jesucristo, anong kailangan mangyari? Mamatay ulit. Ipako ulit sa krus. Ipako ulit. Ipako ulit ng paulit-ulit. Ang problema, posible, imposible. Imposible. Isang beses lang. Diba? Kapag ganyan yung paniniwala, hanggang ngayon lang yung binayaran ni Jesucristo, ibig sabihin yan, ibang Jesus yun, ibang-ibang spirito yun, ibang-ibang helio yun. Nakuha niyo po? Hindi yun yung hindi yun yung nakalagay sa Bible. Ano yung binayaran ni Jesucristo? Yung kasalanan noon, yung kasalanan ngayon, at yung kasalanan na hinaharap, binayaran niya na. Dumanak na yung dugo niya, hindi pa? Dumanak na. Tapos na, hindi pa? Tapos na. Ano ibig sabihin yun? Yun yung perpekto. Perpektong kadupusan. Doon sa Israel, may validity. 1 year lang. Tama? Ito, lahat ng panahon. Never ending. Walang katapusan. Nakuha niyo po? Dito natin makikita yung tunay na forever. Katubusan, isang beses lang. Tama po ba? Ito yung pinakamahalagang talata. Tandaan po natin. Basahin natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Ano ibig sabihin nito? Minsan. Diba? Minsan. Pero yung bisa, magpakailanman. Nakuha niyo po? Tapos sabi rito, sa gayoy tinitiyak. Ano yung tinitiyak sa English? Assurance. Diba? Talagang tinitiyak, sinisigurado. Kaya ang tanong ko, saan kayo makakapunta? Sa langit? O impyerno? Langit. Langit.
Siguro? Sigurado? Sigurado. Wala nang siguro, di ba? Bakit tiyak ni? Nakuha niyo po? Sabi dito, walang hanggang katubusan. Yung walang hanggan, may katapusan, wala? Wala. Para mas madali nating maunawaan. Sa pasimula, siniuna nilikha ng Diyos? Eva Tadan. Yung katapusan ng sanlibutan, hindi natin alam kung sino yung ipapanganak. Tama ba? Hindi natin kilala. Okay? Si Jesucristo, namatay siya 2,000 years ago. Tama? Ayon yun sa history. Ayon sa kasaysayan. Pero sabi dito, nung namatay siya, siya'y pumasok na minsan, magpakailanman, sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Isang beses lang siyang namatay, 2,000 years ago. Pero yung bisa, magpakailanman. Ano ibig sabihin nito? Nung namatay si Jesucristo, yung bisa niya, umabot saan? Sa pinakadulong bahagi ng panahon. Ibig sabihin, yung batang hindi pa pinapanganak, binayaran ni Jesucristo yung kasalanan niya. Naunawaan niyo po? Sabi doon sa Awit chapter 51 verse 5, di ba? Narito, ako ipinanganak sa kasamaan. Ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Pero dito, hindi pa siya pinapanganak, bayad na pala yung kasalanan niya. Tama, mali? Tapos na ba dito, hindi pa? Tapos na? Sabi, walang hanggan, di ba? E paano naman sila Eva at Adan? Hindi pa yan tapos. Babalik yan sa pinakaunang bahagi ng panahon. Nakuha niyo po? May mga tao na ipanganak una kay Jesucristo. Di ba? Ano po yan? Sila Eva at Adan? Yung bisa niyan, umabot ulit kung kailan namatay si Jesucristo. May katapusan, wala. Paulit-ulit lang po niyan. Alam niyo yung number 8? May katapusan, wala. Ganon din po yung kamatayan ni Jesucristo. Nakuha niyo? Si Abraham, si Noe, si David, si Ezra, yung ibang tao sa Bible, naligtas sila. Bakit? Ano yung pananampalataya nila? Pag dumating yung anak ng tao, pag dumating si Jesucristo, patatawarin niya yung mga kasalanan namin. Mamamatay siya doon sa krus. Kaya si Noe, naligtas sa baha. Bakit? Kasi alam niya na bababa ang Panginoong Jesucristo para iligtas siya. Naunawaan niyo po? Si Abraham, naligtas hindi. Si Abraham, siya yung ama ng pananampalataya. Bakit? Alam niya na pag dumating si Jesucristo, patatawarin yung kasalanan niya. Anong pinagkaiba natin ngayon? Namatay na si Jesucristo, hindi pa? Ang pinagkaiba lang natin ngayon, nakita na natin, alam na natin, sila hindi pa nangyayari, pero meron silang pananampalataya. Nakuha niyo po? So dito, yung pinagkaiba natin, yung paniniwala nila, naniniwala sila na patatawarin pa lang ni Jesucristo yung kasalanan nila. Ano yung pananampalataya natin? Napatawad na yung kasalanan natin. Nakuha niyo po? Malinaw po ba? Okay. Kaya dito, halimbawa ito ka. Pinanganak ka noong 1990. Anong taon ngayon? 2020. Tapos, mabubuhay ka hanggang 2035. Yung 2035, nangyari na hindi pa? Hindi pa. Darating pa lang yun sa mga hinaharap. Tama ba? Ang tanong ko, noong 1990, si Jesucristo, namatay na hindi pa? Namatay na. Yung kasalanan, bayad na hindi pa? Bayad na. Nakuha niyo po? Noong 2020, ngayon, si Jesucristo, namatay na hindi pa? So yung kasalanan, bayad na hindi pa? Bayad na. 2035, nangyari na ba hindi pa? 2035? Hindi pa. Darating pa lang yon. Pero si Jesucristo, namatay na hindi pa? Namatay na. So yung kasalanan, bayad na hindi pa? Bayad na. Ibig sabihin, kahit dumating yung bukas, ang tanong dito, si Jesucristo, namatay na ba hindi pa? Namatay na. So yung kasalanan gagawin natin bukas, bayad na hindi pa? After 10 years, bayad na hindi pa? Ang tanong dito, namatay na ba si Jesucristo? Oo, hindi. Namatay na. Oo, hindi. Namatay na. Oo, hindi. Oo. Oo. Diba? Kaya kahit dumating yung 2040, yung 2050, yung 2100, magpakailanman, diba?
Namatay na si Jesucristo. Bayad na yung kasalanan. Ibig sabihin, burado na yung kasalanan nating lahat magpakailanman. Bakit? Kasi nga bayad na eh. Pwede nyo pa bang bayaran yung bayad na? Hindi. Naunawaan ninyo? Pag nakagawa ako ng kasalanan bukas, langit impyerno? Langit. Bayad na, hindi pa? Pag nakagawa ako ng kasalanan after 3 years, langit impyerno? Bakit? Bayad na. Ano yung pinambayad? Kaninong dugo? Tara, uwi na tayo. Tapos na pala eh. Malinaw? So sa madaling salita, may kasalanan pa o wala na? Pag walang kasalanan, saan punta? Sa langit na kayo? Siguro, sigurado? Sigurado. May tanong ako, eh paano kung namatay ka ng hindi nakahingi ng tawad? Langit, impyerno? Sabi ko na. Yun yung problema. Pag namatay ka ng hindi nakahingi ng tawad, langit, impyerno? Bakit? Kasi bayad na. Hindi usapan dito kung nakapag-sorry ka o hindi. Ang tanong, bayad na, hindi pa? Bayad na. Diba? Paano kung namatay ka ng hindi nakapagsisi? Langit, impyerno? Langit. Bakit? Bayad na. Bayad na. E paano kung hindi ka naka-attend ng church, namatay ka? Langit, impyerno? Langit. Bakit? Bayad na. Malinaw? O malabo? Malinaw. Okay. Hindi ka nakapagdasal, namatay ka. Langit, impyerno? Langit. Bakit? Pwede na. Hindi usapan dito kung nagdasal ka. Hindi usapan dito kung nagsimba ka. Hindi usapan dito kung nagsisi ka ba. Ang tanong dito, bayad na, hindi pa? Pwede na. No, malinaw po? Diba? So, sa langit pa rin tayong lahat. Nakuha niyo po? Nakangiti na kayo, no? Kanina, pagkapasok niyo, parang lugmok na lugmok kayo eh. Diba? Wala. Yung pagkalugmok nyo kanina, parang wala kayo sa sarili. Okay? So dito, Efeso 1.7, sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tama po ba? Diba? Nakapatawaran ng ating mga kasalanan. Okay? Kaya sabi rito, sakim ka, hangal ka, makasalanan ka, sinungaling ka, bayad na, hindi pa? Bayad na! Ano yung pinambayad? Dugo. Malinaw po? Okay. Kaya sabi rito, may pangako sa atin ng Diyos. Siya'y muling mahahabag sa atin, kanyang tatapakan ang ating kasamaan. Kanyang iyahagis ang lahat ng nating kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. Okay. Baka mamaya, pag uwi ninyo, no, pumunta kayo sa ano, sa beach. Saan kaya dito yung kasalanan ko? Kasi nasalanan daw ng dagat eh. Tama ba yon? Hindi po. Ito po'y paglalarawan lamang. Halimbawa na sa taas ka. Diba? Tapos, nakikita mo yung dagat. Nakikita mo yung ilalim ng dagat habang nasa taas ka? Hindi. Ibig sabihin, ganun yung tingin ng Diyos sa kasalanan natin. Hindi niya na nakikita sa ilalim ng dagat. Nakuha niyo po? Sumunod. Ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasak sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Sa likuran daw, ibig sabihin, halimbawa, ito yung kasalanan, nilagay sa likuran. Nakikita ko pa, hindi na? Ganon yung tingin ng Diyos sa kasalanan natin. Hindi na nakikita. Malino ba? Okay. Sumunod. Isaiah chapter 43, verse 25, basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway, alang-alang sa akin. At hindi ko na aalalahani ng iyong mga kasalanan. Oh, dapat pa ba nating problemahin? Hindi na. Hindi na. Dapat pa ba tayo ma-stress? Hindi na. Dapat pa ba tayo mag-alala kung papupunta tayo sa impyerno o hindi? Hindi na. Hindi na. Sabi rito, hindi ko na aalalahani ng iyong mga kasalanan. Ito yung pangako sa atin ng Diyos, sa harapan ng Diyos, sa isip ng Diyos, sa puso ng Diyos, wala na tayong kasalanan. Nakuha niyo po? Okay. Sinabi rin niya, at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ano sabi? Hindi ko na aalalahanin pa. Hindi na nga inaalala ng Diyos. Aalalahanin pa ba natin? Hindi na. Hindi na tayo ma-stress. Hindi na tayo madidepress. No? Wala nang anxiety. Tama ba? Pag natulog tayo mamayang gabi,
Mamatay man tayo, dumating man ang Panginoong Jesucristo, sigurado hindi. Diba? Magka-COVID man tayo, sa langit, impyerno? Langit. Pero mag-ingat pa rin tayo, ha? Okay? So, paliwanag ko lang po, no? Habang nabubuhay tayo, merong dalawang pananaw. Nakuha niyo po? Yung pananaw ng tao at yung pananaw ng Diyos. Bakit? Meron tayong katawan at meron tayong espiritu. Okay. Para mas madali nating maunawaan, si Aling Aurin, meron siyang utang na 10,000 kay Aling Nena. Okay? Nasa gitna sila ng kapitbahay. Sabi ng mga kapitbahay, ikaw at Aling Aurin, mahilig kang mangutang, utangera ka. Sabi sa kanya, ng mga kapitbahay, no? Sabi ni Aling Aurin, ang sakit niya naman magsalita. Sige nga, babayaran ko na yung utang ko na 10,000 kay Aling Nena, kasama yung tubo. Tama ba? Sa harapan ni Aling Nena, si Aling Aurin, may utang pa, wala na. Wala na. Pero sa harapan ng kapitbahay, si Aling Aurin, utangera pa rin. Tama ba mali? Di ba? Kasi mahilig siya mangutang, so utangera pa rin siya. Pero sa harapan ni Aling Nena, wala na siyang utang. Ganon din po, pag namatay tayo, kanino tayo haharap? Sa Diyos. Hindi tayo haharap sa katabi ninyo. Hindi kayo haharap sa akin. Nakuha nyo? Kaya ang mahalaga dito, sa harapan ng Diyos, wala na akong kasalanan. Pero sa harapan ng ibang tao, may kasalanan pa rin tayo. Nakikita pa rin nila yung pagkakamali natin. Ano po? Nakakagawa pa rin ng kasalanan. Pero mahalaga, yung pananaw ng Diyos. Wala nang kasalanan, tinubos na ang lahat ng kasalanan, bayad na ang lahat ng kasalanan. Kaninong mahalagang pananaw? Pananaw ba ng tao sa atin o yung pananaw ng Diyos sa atin? Pananaw ng Diyos. Sa pananaw ng Diyos, wala na tayong kasalanan. Yun yung mahalaga. Nakuha niyo po? Kaya sabi rito, sinabi rin niya, at ang kanila mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Okay? Ano yung kaligtasan? Ano raw? Upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Ano raw yung kaligtasan? Yung pagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Yung kasalanan ninyo, bayad na hindi pa? Bayad na. Oh, ligtas na kayo hindi pa? Ligtas na. Ligtas na. 80% o 100%? 100%. Okay. Colossians 1 chapter 1 verse 14. Nasa kanya kayo rin ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Tubos na hindi pa? Tubos na. Ano yung pinantubos? Dugo. Kaninong dugo? Kristo. Pwede bang dugo ni nanay? Pwede. Pwede yung dugo ni tatay? Pwede. Bakit? Kasi may kasalanan. Okay? Malinaw po ha. Sabi dito, aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon. Diba? Pinawi na raw, wala na, inalis na. Manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Tubos na. Tama ba? Tubos na ba hindi pa? Tubos na. Sino sigurado dito? Hindi ko pa sinasabing taas kamay. Sige, sino natubos na dito? Sino nang wala ng kasalanan? Sino makapasok na sa langit? Pati paa. Okay? So, uwi na tayo? Hindi pa. Ano yung pananampalataya? Tama ba? Tubos na, bayad na. Eh bakit kailangan ng pananampalataya? Ito naman yung next. Ano naman yung pananampalataya? Okay? Sabi rito, Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Pero, 1 John chapter 2 verse 2, siya, si Jesus, ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ibig sabihin, hindi lamang si Jesus, namatay siya, hindi lamang para sa atin, kundi para sa lahat ng tao. Tama, mali? Okay, may tanong ako sa inyo. Yung mga tao sa labas, yung mga magnanakaw, yung mga rapist na nakakulong, yung mga manggagancho, sa langit sila mapupunta o hindi? Sa langit. Sa langit hindi? Sa langit. Ang tanong ko lang, sa langit o hindi? Ba't ang dami niyong sagot? Sa langit o hindi? Hindi.
Sa langit o sa impyerno? Impyerno. Bakit? Walang pananampalataya. Kaya dito, sino yung malinis? Sino yung marumi? Kaliwa o kanan? Sino yung malinis? Kaliwa o yung kanan? Kanan. Bakit? Kasi pula. Tama. Kasi pula. Kung pula, bayad na ng tugo. Okay. So tama po. Marumi at malinis. Bakit mga bakit hindi sila mapupunta sa langit? Yung mga nakakulong, bakit? Wala silang pananampalataya. Hindi nila alam to. Kahapon din, di ba, hindi nyo alam? Tama? Wala pa kayong pananampalataya. Kahapon hindi nyo pa alam. Saan kayo mapupunta? Ngayon alam nyo na. Saan na mapupunta? Sila rin, hindi rin nila alam. Kaya sa impyerno pa sila mapupunta. Kaya dapat malaman din nila ito. Para magkaroon sila ng pananampalataya. Sabi dito, tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumampalataya sa akin. Sa katunayan, hindi sila mapupunta sa impyerno dahil sa kasalanan nila. Kundi mapupunta sila sa impyerno dahil hindi sila sumasampalataya. Pero ang tanong, paano sila sasampalataya kung hindi nila alam? Tama ba? Kaya kailangan malaman muna nila bago sila sumampalataya. Kagaya ninyo, alam nyo na ngayon, tama po ba? Kaya naniniwala kayo. Ang daming talata sa Bibliyang ibinigay ko, hindi pa ba kayo maniniwala? Tama ba? So sila, mapupunta sila sa impyerno kasi hindi sila sumasampalataya. Kasi hindi nila alam. Nakuha nyo po? John chapter 3 verse 18, ang sumasampalataya sa kanya ay ano raw? Hindi hinahatulan. Diba? Ano ibig sabihin nun? Hindi na mapupunta sa impyerno. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Ibig sabihin, kung hindi sila sumampalataya, otomatiko, impyerno sila. Nakuha nyo po? Ito yung pananampalataya na nagbubunga ng kaligtasan ng kaluluwa. Diba yun yung unang tanong sa inyo? May pananampalataya kayo? Meron wala? Meron. Saan kayo mapupunta? Diba? Hindi na hindi ko po alam. Baka sa impyerno. Baka sa langit. Sa langit, pero siguro. Ngayon, siguro o sigurado? Sigurado. Sigurado. Tama ba? Masaya, malungkot? Masaya. Yung iba, masaya. Hindi ako nakatulog ng hapon eh. Diba? Sabi rito, sa katunayan, maraming tao nakakaalam na si Jesus Kristo ay namatay. Kahit hindi pa kayo nakakatay ng Bible seminar, 'di ba? O nasa ibang relihiyon kayo noon, alam niyo naman na si Jesus Kristo namatay, 'di ba? Pero ang problema rito, hindi niyo pa alam kung paano, kung bakit, ano nangyari noong namatay siya. Kaya sabi rito, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sabi rito, si Jesus Kristo, namatay siya. Ibinigay siya ng Diyos para bayaran yung kasalanan natin. Kahit namatay siya, dumanak yung kanyang dugo, pero may bisa lang yan sa'yo kung ikaw ay nananampalataya. Ang tanong ko po, sumasampalataya po ba kayo? Diba? Kaya sabi rito, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis, ay kanyang pinalampas ang mga kasalanan na gawa sa nakaraan. Ibig sabihin, tapos na. Naunawaan niyo po? Marinaw po ba? Malinaw? Malabo? Sumunod. Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. Sabi doon si Noe, 'di ba? Si Noe nakatanggap ng biyaya. Kayo, nakatanggap na ba ng biyaya? Yes. 'Di ba? Kaya sabi rito, sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ibig sabihin, hindi natin pinaghirapan. Hindi tayo nagpagod. Nakuha niyo po? Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Ibig sabihin, hindi ko yung siningil isa-isa, o sige, pahingin 10,000, maligtas kayo. Hindi. Di ba? Hindi kayo, di ba? Hindi kayo, yung iba, may namasahe ba dito? Di ba, hindi kayo siningil ng merienda? Wala kahit ano. Libre lahat. Bakit? Kasi, sabi rito, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Nakuha niyo po? Wala, hindi kayo nagsimba rito sa loob ng isang taon. Kailangan mo muna magsimba ng isang taon para maligtas ka. Ganun ba? Hindi. Kailangan nating maunawaan muna. Nakuha niyo po? Bakit hindi sa pamamagitan ng mga gawa ang kaligtasan?
upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Kasi kung naligtas tayo sa pamamagitan ng gawa natin, sa pamamagitan ng pera natin, pagdating natin dun sa langit, paano ka nakapasok sa langit? Eh, mayaman ako eh. Kuhawa naman yung mahihirap. Diba? Kaya yung kaligtasan, ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya doon sa biyaya. Nakuha niyo po? Kaya sabi dito, Tito chapter 3 verse 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Naawa sa atin yung Diyos, nakita ng Diyos na papunta tayo sa impyerno, anong ginawa niya? Bumaba siya para iahon tayo mula sa impyerno. Nahabag siya sa atin. Wala tayong ginawang anuman. Nakuha niyo po? Siya yung gumawa ng lahat ng mga bagay para sa atin, para maligtas tayo. Nakuha niyo po? So wala tayong parte doon. Ang gumawa ng lahat ng mga bagay na yun ay yung Diyos. Yung Diyos yung umabot sa atin. Malinaw po ba? Okay. Paano ka naligtas? Nanampalataya ka sa dugo ni Jesus? Kaya ka nagkaroon ng walang hanggang katubusan? O pangalawa, ginawa mo, nag-Bible reading ka, nanalangin ka, nag-offering ka, dumalo ka ng matagal sa simbahan, pinahayag mo yung kasalanan mo, gumawa ka ng kabutihan, sumunod ka sa 10 utos. O may pananampalataya ka sa dugo ni Jesus, tapos nagpakabait ka, tumulong ka sa ibang tao, kaya nakapasok ka sa langit. Alin dyan yung tama? 1, 2, 3. One. Dito, may pananampalataya ka, hindi ka makapasok sa langit kapag hindi ka nagpakabait, pagtulong sa ibang tao. Tama ba yun? Tama yun, mali? Mali. Diba? Yung pagpasok sa langit, ito'y purely pananampalataya. Tanging pananampalataya lang. Naunawaan niyo po. Hindi natin pwedeng pagsamahin yung pananampalataya at gawa. Nakuha niyo? Pananampalataya lang yung paraan para makapasok sa langit. E lalong hindi gawa lang. Nakuha niyo po? Paano makapasok sa langit? Pananampalataya lang. Saan? Sa dugo ni Jesus. Sa walang hanggang katubusan. Malinaw po ba? Malinaw? Kaya ano yung tama? Number one. Okay? Ang kaligtasan ay biyaya. Hindi kailangan bilhin. Tama ba? Hindi kailangan paghirapan. Hindi kailangan magsimba ng mahabang panahon. Tama ba? Hindi kailangan magpakabait. Hindi kailangan mag-offering. Sino gumawa lahat? Si Jesucristo. Yung Diyos. Malinaw po ba? Sumunod. Noong namatay po si Jesucristo doon sa krus, nung ipinako po siya sa krus, meron po siyang dalawang kasamang magnanakaw sa kaliwat kanan. Sabi nung isa, sa katunayan, pareho sila. Noong una, tinutuya nila si Jesus. Sabi nila kay Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, iligtas mo ang iyong sarili. Tinutuya nila si Jesus. Pero sabi naman itong isa, yung nasa kanan, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sabi niya, sana pagdating mo sa langit, makarating din ako doon. Sa madaling salita. Ano sabi sa kanya ni Jesus? Ngayon, makakasama kita sa aking paraiso. Nakuha niya po. So yun nasa kanan. Saan napunta? Langit, impyerno? Impyerno? Nanampalataya nga siya eh. Langit, impyerno? Langit. Diba? Sa langit siya na punta. Ang tanong ko po, mabait na tao ba to? Masama. Nagsimba ba siya ng matagal? Hindi. Hindi. Magnanakaw nga siya, diba? Tumutulong ba siya sa kapwa? Hindi. Magnanakaw nga eh. Diba? Pero kahit ganun siya, magnanakaw siya, masamang tao siya, pero dahil siya'y sumampalataya, nakarating siya sa langit. Naunawaan niyo po? Kahit tayo noon, masamang tao tayo, tingin sa atin ang magulang natin, demonyo, diba? Pero sa harapan ng Diyos ngayon, malinis na tayo. Tama ba? Malinaw po ba? Okay? Ang ating kaluluwa ay makakapasok na sa langit. Basahin natin ang sabay-sabay, 1 Peter chapter 1 verse 9, 3-1, na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Yung pananampalataya ninyo ngayon, may bunga na o wala? Meron o wala? Ano yung bunga? Kaligtasan ng kaluluwa. Nakuha niyo po? Hindi katulad dati,
saan ka mapupunta? Hindi ko alam eh. Kayo ba mananampalataya ka? Meron. Hindi ko lang alam. Tama ba? Ngayon, may pananampalataya ka? Of course, meron. Saan ka mapupunta? Sa langit. Proud, hindi. Siguro, sigurado. Sigurado. Malinaw po ha. Okay. Sumunod. Ang inyong tinga, inyong ikiling at pumarito kayo sa akin. Kayo'y makinig. Nakinig ba kayo? Hindi. Nakinig. Upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Ngayon, yung kaluluwa ninyo, buhay na, hindi pa? Buhay na. Buhay na. Yung buhay ng kaluluwa, saan makakapasok? Langit. Very good. Very good, mga children. Okay. Sabi rito, John chapter 3, verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kanyang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Sumasampalataya kayo? Opo. Mapapahamak pa ba sa impyerno? Yeah. Hindi na. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. May buhay na walang hanggan pa o wala na? Meron. Meron na. Tama po ba? Okay. Kaya ano nangyari? Ang kaligtasan ay hindi nawawala. Dapat nating tandaan. Okay? 1 Peter chapter 1 verse 23. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan. Sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Ang tanong ko po, sabi dito, na born again ka na. Sabi dito, hindi ng binhing nasisira o ng walang kasiraan, kundi sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Ano po ibig sabihin niyan? Habang may salita ng Diyos, habang may Bible, ikaw ay born again. Ang tanong ko, yung Bible ba nawawala? Hindi. 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 Sabi rito, Lucas chapter 21 verse 33, ang langit at ang lupa ay lilipas, subalit ang aking salita ay hindi lilipas. Ibig sabihin, hanggat may salita ng Diyos, ikaw ay ligtas. Malinaw po? Hindi nawawala yan. Nakuha nyo? Yung kaligtasan, ay ligtas ka na magpakailanman. Once na maunawaan mo ito. Malinaw po ba? Okay, sumunod. Ito pa, ang kaligtasan ba'y nawawala? Hindi nawawala. Sabi ng John chapter 10, verse 28 to 29, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak, hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Sino'y nagsasalita ng 28? Ang Panginoong Hesukristo. Sabi rito sa 29, ang mga ibinigay sa akin ng Ama ay higit na dakila kesa lahat at wala makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Ano ibig sabihin yan? Di ba pagpupunta kayo ng palengke o kaya sa SM 13, maraming tao, di ba? So may dala-dala kayong bata. Pag yung bata nakakapit sa tatay, yung bata pwedeng mawala. Tama? Yung bata nga nakakapit sa tatay, pag bumitaw lang yung bata, mawawala. Tama? Pero yung tatay, nakahawak sa anak niya, yung anak, mawawala, hindi? Yeah. Hindi. Kagaya nito, sa kanang kamay natin, ang nakahawak ay si Hesukristo. Sa kaliwang kamay natin, yung nakahawak ay yung Diyos. Mawawala tayo? Hindi. Hindi tayo mawawala. Kahit kailan, once na maunawaan natin ito, forever na tayo sa langit. Malinaw po ba? Okay. Ngayon, yung spirito natin, problema natin noon, patay. Para mabuhay, kailangan ipanganak. Tama? Sabi dito, Santiago chapter 1 verse 18, alinsunod sa kanyang sariling kalooban, tayo ay ipinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Ngayon, ipinanganak na tayo ng Diyos o hindi pa? Sino ng tatay natin? Yung Diyos yung nanganak, tatay si Hesukristo. Sino ba talaga? Inanganak yung sa atin ay yung Diyos. Tayo ipinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Itong Bible, yung spirito natin ipinanganak na. Kung ipinanganak na, buhay o patay? Buhay. Buhay. Kaya sabi rito, kaya tayo ay anak na ng Diyos. Sabi rito, subalit lahat ng tumatanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, may pananampalataya o wala? Meron, ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Naging anak tayo ng Diyos dahil tayo'y sumampalataya sa kanyang pangalan. Ang tanong ko, tatay niyo pa rin ba yung Diablo o hindi na? Hindi na. Hindi na.
Malinaw po? Okay. Dito ngayon, nagbago na yung tatay natin. Dati, yung Diyos, kahapon, hukom. Ibig sabihin, pag hukom, kailangan tayong hatulan. Kailangan tayong maparusahan. Diba? Naintindihan natin, ako pala ay makasalanan. Tama pa? Pero sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo doon sa krus, nawala na yung pagiging makasalanan natin. Kaya yung Diyos, ano na? Sa halip na hukom, siya na ay naging ama. Paano naman tayo? Naging ama. May tanong po ako. Yung anak na, kung halimbawa anak ka, sobrang pasaway mo, anong gagawin sa'yo ng magulang mo? Papaluin. Didisiplinahin. Hahambalusin. Tama ba? Kaya sabi dito, sabi ng iba, sorry, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ng kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Okay, magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinakikitunguhan ng Diyos bilang mga anak. Ano rin pa ikitungo sa atin ng Diyos? Bilang anak. Sapagkat ano ngang anak ang hindi dinidisiplina ng ama? Sabi rito, ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang nararanasan ng lahat, kung gayoy kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Kagaya nito, pag yung anak ay sobrang tigas ng ulo, hahambalusin ng ama, ng tatay, papaluin siya. Tama ba? Kaya dito, bayad na pala yung mga kasalanan ko. Tubos na pala ako. Sa langit na pala ako pupunta. Eh di gagawa ako ng gagawa ng maraming kasalanan. Bayad na eh. Tama ba yun? Mali. Bakit? Kasi merong disiplina. Papaluin tayo ng Diyos. Malalaman ninyo yung disiplina habang dumadalo kayo sa loob ng church. Nakuha niyo po? 1 John chapter 1 verse 9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal at magpapatawad sa ating mga kasalanan. Dito, pwede na tayo ngayong mag-sorry sa Diyos. Di ba halimbawa yung anak o yung tama yung anak, may nagawa siyang kasalanan sa tatay o kaya sa nanay, di ba nagsasorry? Tama ba? Pag pinalo ka ng nanay o tatay mo, anak ka pa rin o hindi? Anak pa rin. Di ba? Kapag nagsorry ka, bati na, di ba? Tama ba? Hindi kayo makauo. Pag nagsorry kayo, hindi kayo bati na nanay nyo pa rin. Grabe yung nanay nyo, no? Pag nagsorry yung anak, okay na sa magulang. Tama ba? So dito, ganun din tayo. Dito ngayon tayo pwedeng magpahayag. Dito na tayo ngayon pwedeng magsorry. Kasi anak na tayo. Dati, hindi tayo pwedeng magsorry kasi hindi naman natin siya tatay eh. Ngayon, tatay na natin siya, pwede na tayo magsorry. Nakuha niyo po? Malinaw po ba? Ngayon, nung naligtas tayo, nagkaroon na rin tayo ng Espiritu Santo. Sabi rito, Efeso chapter 1 verse 13, sa kanya, kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan. Narinig niyo po ba yung salita ng katotohanan? Opo. Ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Narinig niyo po ba yung ebanghelyo ng kaligtasan? Opo. Sabi rito, na kayo ay sumasampalataya sa kanya. Sumasampalataya ba kayo? Ano nangyari? Tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Kaya dito, nung naunawaan natin yan, otomatiko, nagkaroon po tayo ng Holy Spirit na tinatawag. Okay? Espiritu Santo. Okay? Sumunod. Alin yung nauna? Pananampalataya o pagtubos? Pagtubos. Pagtubos. Ang galing ah. Di ba? Yung pagtubos, kailan nangyari? 2,000 years ago. Kailan kayo sumampalataya? November 27, 2020. Nakuha niyo po? So, nauna muna, tinubos muna tayo bago tayo sumampalataya. Kailan po kayo sumampalataya? Okay. Sumunod, ang araw ng iyong kaligtasan. Sabi dito, Colossians chapter 1 verse 6, na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo. Mula ng araw na inyong marinig at maunawaan. Meron sinasabi rito na araw. Kailan ninyo narinig at naunawaan? Ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Sabi rito, narinig at naunawaan. Bakit po? Kasi maraming taong nakarinig na nito.
Ang problema, hindi naman nila naunawaan. Kailangan parehong mangyari. Marinig ninyo at maunawaan. Ang tanong po, kailan ninyo narinig? Kailan? Ngayon. Kailan ninyo naunawaan? Ngayon. Kaya kailan yung spiritual birthday nyo? Kailan kayo na born again? Okay, tama. Sa akin, November 14, 2008. Sa inyo, November 27, 2020. Nakuha niyo po? Kailan kayo na born again? Pati yung mga miyembro na, yung sagot November 27. Delikadong, ayun lang naligtas, no? Kailan kayo, kailan kayo nagkaroon ng katiyakan na makapasok sa langit? Kailan kayo naging anak ng Diyos? November 27, 2020. Diba? Huwag natin kakalimutan. Nakuha niyo po? Ilan na yung birthday ninyo? Isa o dalawa? Isa. Isa? Isa, dalawa? Dalawa. Bakit? Meron tayong katawan, meron tayong espiritu. Nakuha niyo po? So, born again na, hindi pa? Born again na. Ngayon, kung na-born again na, sabi dito, 1 Peter chapter 2, verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas. Halimbawa, kayo po ay 60 years old na, pero yung spirito ninyo, ngayon lang ipinanganak, baby pa rin yan. Tama po ba? Halimbawa, 18 years old na kayo, 17 years old na kayo, pero ngayon nyo lang ito naunawaan, ibig sabihin, baby pa rin yung spirito ninyo. Sabi rito, mithiin yung malinis na espiritual na gatas. Ano po yung espiritual na gatas? Salita ng Diyos. Yung Biblia. Nakuha nyo po? Yung baby, ano yung kinakain? Iniinom yun. Okay. Serelak. Diba? So dito, gatas. Diba? Hindi siya pwedeng kumain ng karne, ng baka. Nakuha nyo po ng beef steak. Okay? Mabubulunan siya. Dito, gatas. Spiritual na gatas. Salita ng Diyos. Kaya anong dapat mangyari? Anong dapat gawin pagkatapos maligtas? Okay, ligtas na, hindi pa? Ligtas na. Ligtas na. Sabi rito ni Yesu Cristo, John chapter 15 verse 3, kayo'y malilinis na. Malinis na, hindi pa? May kasalanan pa, wala na? Wala na. Sabi dito, malinis na kayo. Verse 4, kaya't kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Dito na ngayon magsisimula yung tinatawag natin pag-attend ng church. Nakuha niyo po? Kailangan malinis ka muna bago ka umattend ng church. Hindi ka umaattend ng church para malinis ka, para maligtas ka. Nakuha niyo po? Kailangan bago ka makapasok sa church ay ligtas ka na muna. Malinaw? Okay. Ngayon, pwede na kayo mag-church, hindi pa? Pwede na. Bakit? Malinis na, ligtas na. Okay, very good. Kaya sabi dito, subalit, manatili ka sa mga bagay na iyong natutuhan. Nakuha niyo po. Kailangan nating manatili sa loob ng church. Makuha niyo po. Kaya balikan natin yung purpose ng Bible. Naalala niyo pa to? No, first day, di ba? 2 Timothy chapter 3, verse 15. Basahin natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sabi rito, yung purpose ng Bible ay yung tao ay maligtas muna. Ang tanong ko po, ligtas na po, hindi pa? Kaya yung purpose ng Bible, nasunod nyo na, hindi pa? Nasunod na. Ngayon, anong next? Yung pangalawang purpose? Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ito na yung tinatawag na pagpapakabait, yung pagbabago ng ugali, yung paggawa para sa gawain ng Diyos. Pwede nyo nang gawin lahat yun. Bakit? Kasi ligtas na kayo. Naunawaan nyo po? Kaya dito, yung kaligtasan, tapos na, hindi pa? Tapos na. Nakalipas na. Naunawaan nyo po? Kaya dito, yung kailangan na lang natin ngayon gawin ay Christian life. Naunawaan nyo po? Ano po yung Christian life? Ito po yung pagbabago natin. Ito yung pagbabahagi natin ng salita ng Diyos. Ito yung pagiging mabuting tao natin. Ito na po yun. Bakit? Kasi ligtas na tayo. Nung hindi pa tayo ligtas, hindi natin to pwedeng gawin.
Naunawaan nyo? Kasi useless to. Mapupunta ka pa rin sa impyerno. Ngayon, sigurado ka nang sa langit ka mapupunta, kaya ang dapat mong gawin, magbago ka na. Diba? Nakuha nyo po ng malinaw? Sa ang huli ko pong tanong, ligtas na, hindi pa? Ligtas na! Tubos na, hindi pa? Tubos na! Ano yung pinantubos? Dugo! Dugo nino? Kristo! Pwede bang dugo ni nanay? Pwede! Pwedeng dugo ni tatay? Pwede! Kaninong dugo lang? Kristo! Yeso Kristo! Born again na? Born again na! Anak na ng Diyos? Anak na. Kailan? Okay? Malinaw po ba? Masaya, malungkot? Masaya! Pasalamatan natin yung Diyos. Okay? Maraming salamat po. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Dakila, banal at mabagay namin Diyos sa masalangit, na lumikha ng langit at lupa at nagbigay sa amin ng buhay at higit sa lahat sa amin po ay nagligtas mula sa apoy ng impyerno. Kami po ay nagpapasalamat para po sa pag-ibig ninyo sa amin, para sa kahabagan, para po sa biyaya niyo po para sa amin. Muli, Ama, samahan niyo po kami sa aming Christian life. Tulungan niyo po kami na yung aming buhay ay maging kaaya-aya po sa inyong harapan. Muli, Ama, ingatan niyo po yung mga bagong naligtas. Tulungan niyo po sila na matuto, lumago at patuloy pong kumapit po sa inyong harapan upang magamit po para sa inyong kaluwalhatian sa mga darating na panahon. Muli, Ama, lahat ng ito at pasasalamat at pagtitiwala at pananampalataya aming idinadalangin sa dakila at banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa.